Teka. Bakit One Piece pa rin yung ano, thumbnail ko? And good afternoon, guys. Good afternoon. Welcome to the stream po. Palike po ng stream natin, mga idol. Good afternoon, boss. Ayan, balik Ragnarok tayo. Ayan. Start na ulit tayo gagawa ng content ng Ragnarok Origin. So, purpose ng content natin ngayon, ng live stream natin ngayon, is to determine what is the best build for the Warlock. So, let's say for example, sa PvP, sino ang pinaka-the best na, or anong best build gamitin natin, is either ba si Comet? Kasi, nung nag-DD kami, one of the top players in Frontera 6, medyo nandun kami sa still wondering ano pa yung pinaka-the best eh, diba? Isa sa mga pinag-iisipan namin doon, kasi kung anong mas worth it doon sa mga ano namin, kasi iba-iba naman kalaban, it's either ba yung ghost build, yung parang ano lang siya, stationary, or yung comet build, di ba, kung tawagin natin. Kumbaga, ano yung best build talaga para sa atin in terms of, ano tayo, grabe yung DPS talaga nung, ano eh, nung, ewan ko, tawag doon, cosmic ba kung ano nun? Yung parang ghost build, di ba? Lakas niyang umubos. Kasi ko konti lang yung counter din. Ang ina, solo tier ata ako dito. Kasi alam niyo naman, 'di ba? Alam niyo na si Warlock is best on both worlds, 'di ba? Malakas siya sa PvP, ang lakas niya din sa PvP, lalo sa PvE kasi once the spellbook is cast, automatic na 'yan, wipe out kagad isang party, or pag naka dark dark priest, 'di ba? Ubos kagad. Ang ina mo, boy. Wala na. Ang bilis mamatay. Pansin ko din, medyo dying na din halos maraming server. Siguro kahit Frontera, dapat na ma-merge na din eh. Sali na nga lang ako sa party nito. Minus 3 daw. PR na lang naman ako eh. Pero ano,
Boss Pili, paano yung class mo ngayon? Currently ba, warlock ka din? Ah, assassin ka. GX. Malakas pa rin GX ngayon eh. Pero, imba pa rin talaga warlock sa totoo lang. Sobrang lakas ng warlock ngayon. Ang hirap pabayaan na unattended siya. Pagka unattended, si warlock automatic. Pre-hit, ubos talaga lahat. Ito pala si Daba. Sakto si Daba. Comet build talaga trip nyo. Offline pala. AFK si Devour. Gusto ko sana itanong kay Dev eh. Si Dev kasi na currently ang battle power ni Dev kasi is around nasa na ba? So mage. Eto, 658, diba? Hello brother, hello crazy. Ayan, shoutout from front one. Currently, power of devour kasi 658,000. So, ngayon, as a team member namin in DD, diba? Sa DD. So, pag nagdi-DD kami, tinanong ko ngayon si Dev, sabi, para nag-mix ng build. So, what is the best build para sa kanya? Yung comment naman, okay. So, on deskarte, pagka-comment, bago kami sumabak doon, casting muna, papawakas muna ng spellbook to burst na lang, diba? Pagka-up ng sigil ng Frozen World, then up ng, spellbook, doon yung mag-wipe out namin yung team, then bagsak terminal. So, ganun ang ginagawa namin. Pag si Cosmic kasi, kahit hindi na kami mag-spellbook, parang mas nagiging effective siya. Kaya, medyo, ayan, hiningi ko din yung opinion nyo before ako mag-ano sa guide natin. So, majority of the vote siguro mas okay. Saka dito nag-ano din ako sa mga tropa, nag-ask din ako ng question kung ano ba. Kasi kay Boss Dev naman, so far naman, stick yata with the yung ghost build nga, diba? Parang mas okay. Ito kasi pag nag-spellbook, burst damage talaga eh. Ano sa tingin nyo guys, mas better dun sa dalawa? Kasi both builds are great in terms of PvP, diba? May mga pros and cons na yan. Nakikita kong parang disadvantages ni, yun nga, parang siyang stationary unlike dito sa isa na pwede kang maghabol talaga. Nuke kung tawagin natin. Wait lang, hanapin ko lang to. Sa dulo. Wala. Ibig sabihin, nasa dulo pa. Teteng boy! Ang bills mamatay ng mga MVP ngayon. What's your class, Boss Crazy? Greetings from Khafra. Are you currently warlock class right now? This is where mages and swordsmen gather. This is the city of Valor.
I am mechanic, bro. Me and odds. Ah, I see. We never match up at code. odds. Let me just check here. If we are at the same bracket. The Guild League. Balloon. Yeah. Here at Frontera 2. Let me just check here. Odds is one of the top guilds here to beat, right? Sekoteng Anonymous ang rank 1 dito. Sa ano? Oh, I see. I got one mechanic also, and right now his battle power is around 580, I think. 580. Mechanic class is too strong at PB. It's really hard to beat in terms of TSA. Especially if the element is Earth. 50 seconds. I'll be creating as well 10 things to consider first before switching into mechanic after the warlock guide that I'll be creating later. Maybe by tomorrow I'll do live stream of mechanic so we can gather information more about that class. It's a decent spend, brother, because 570 is ranging from 1.1 million rebates, I think, if you got that power. Yeah. You cannot compete with GX in terms of Earth element because they have poison enchantment. Then the Venom Dust that will boost their damage. And the good thing about the GX is they have the clone, especially if they're using Qatar. Same with the mechanic, if you reach 100 on the meter gauge, they also gain boosted damage from that. That's why GX is really hard to beat in terms of Earth element as well and demi-human. TGK is Earth, right? That's the top class. It's either the mechanic on the top. Second is GX, but when it comes to Earth element monster or Earth MVP, GX is still the one who's dominating it. Then the second one is the mechanic. Third is the warlock because of the spellbook. They cast a decent amount of damage to that. Then maybe the fourth slot will be on the rune knight. For me, it's rune knight. Next. Six boats for Comet, one boat for Ghost build. Sure na kayo diyan? Yan na talaga ang ano niyo, talagang ano kayo. Kasi sa bagay, naiintindihan ko kayo.
In terms kasi, yung sa comment build kasi, flexibility kasi, di ba? Makakapag-burst at makakapag-burst ka talaga ng palaylayo ka lang, inside and out lang. Pagka ghost build kasi, more on ano eh, ang tawag dito. Ang diskarte, talaga stationary, nasa gitna ka. Kumbaga, ang point of view nyo siguro is more on micro. Micro moves. If it's fire and water, properly build RK spear build that is manually played with good rotation of the skill can beat mechanic. Mecha can only win in undead brad. Oh, I see. Maybe because the power difference on my server is how do you explain this? Is a lot in terms of stats. Maybe that's because that's my reason why I rank RK at number 4. Because we got a different stats. I only rely right now on power because I cannot check their PBE stats and ignore PDEP. Maybe right now at the current power that we have, like for example 570 or 580, maybe the requirements is around 4,300 or 500. Ignore PDEP, right? Maybe that's the basic standard to get a decent damage. Then around 4,000 plus. 4,700, I think it's decent. Or maybe the reason why I'm ranking the Rune Knight is because when I do runs in Hell mode, I can only defeat 16 and 18. But when I'm using Mechanic, I can finish up to 20. The difference on the stats, on my Rune Knight, I got 4,700 PvP damage bonus. On the Mechanic, I got a total of around 500, 300 difference. Maybe it's not a lot. I don't think that it's a big gap. But I do well on Mechanic rather than the Rune Knight spear build. In terms of Ton Hell mode. Tapos na nga agad. Ako pa naging party leader. Last 3. Yes, you can easily dominate the Ton. Unlike the Rune Knight, it's really hard to penetrate in terms of DPS. Maybe that's the reason why I ranked the Rune Knight to number 4 slot. Because in terms of DPS, Warlock can stack the spellbook before starting the boss, right? Before fighting the boss, they can stack spellbook. And Mechanic can stack up damage as well because of the FAW. But when I'm using Mechanic, I can easily finish floor 20. Unlike the Rune Knight, I cannot sustain. I can only defeat 16 to 18. That's the big advantage of Mechanic, I think. They can run well on any dungeons. Tsaka ano,
4,700 ako eh. 4,700 tapos nasa 5,000 yung ano, pero kayang-kaya niya mag-run ng 20, 'di ba? Sobrang liit lang talaga ng difference niya. Kung tutusin, in terms naman kasi kung titignan mo lang naman diyan is yung damage to size yung cards, 'di ba? Check mo diyan yung cards, check mo yung ano pa ba yung mga chine-check diyan. Ignore PDEP. Magkadikit lang eh. Kumbaga nagkakatalo na lang talaga siguro sa class advantage kung sino yung kayang gumawa ng mas maiging DPS. Ayun na pala. Andito na ba yung MVP? Wala pala, 30 seconds. Wala, dominated ng Comet talaga yung ano. In terms of PvP, no? Guys, yung mga warlock pa comment naman, guys. Patulong din para may input din tayo. Kumaga, next question sana natin dito. Kung warlock kayo, ano yung disadvantages na tingin nyo doon sa ghost build versus doon sa comet, 'di ba? Choices nyo is yung comet. Mas okay yung comet na gantong build, yung katulad ng ginagamit ko ngayon versus doon sa ghost. Bakit mas pipiliin yung isa? Eto, andito. Ayan, storm gust lang tayo. Easy TR na yan. Nasa insight, ayun. And lastly, Boss Crazy, in let's say Frontera 2 merge with Frontera 1, this is their stats. I think there's only a few competition here. This is the big problem for this one. The 888 Thai player for Frontera 1. Pro server nito, Boss Adrian Paolo, is Frontera 2. Siguro pag nag-merge to, medyo kawawa to sa Frontera 1. Etong Front 2. Kasi Front 1 and 2, 3, 4, 5, 6 kasi ang ano niyan eh. Yes, yes, Thai majority yung Blue Rose. Ayan, kung mapansin nyo, puro Thai to. Indonesia nata. Eto nakakalaban namin lagi si Blue Gemstone. Etong hirap patayin ito. Ang hirap patayin ito pag nakakalaban. Ano namin. Tapos eto. Eto naman, nanalo kami dito isang mga dalawang beses pala. May rematch kami pagkabangga namin. Nakalaban kagad namin to si KKMTS. Ang nangyayari kasi sa kanya, tinatakbuhan niya kami. And tawag dito, kunyari, naubos, ang pinapaubos kasi namin muna, pinatarget namin FS. Eh, na-champo siya sa amin doon sa cart. E di, ang tinatarget namin doon yung FS. Pag nakuha na namin yung FS, napatay, di, wala nang magre-reso doon. So, nagiging FF siya. Ang ginagawa niya kasi tinatakbo niya. Ngayon, hindi makapag-RG tuloy yung ano. Kaya nanalo kami. Ewan ko, baka next time talo na kami dyan. 800 na din sa amin, sila Papa Bear. Kaya nga sabi ko, may iwanan to eh. Kasi 700 plus lang yung ano. 850 plus sa home. Currently, ang rank 1 sa amin sa Front 6 is si... Ayan, yo. Pwede ka Discord. Ayan. Ask tayo ng question dito kay Boss Devour. Eto. Change screen lang tayo. Wait lang ha. Ayan. Ask tayo ng question dito kay Boss Devour. Currently, ang power ni Boss Dev is nasa eto. 658 yung battle power ni Boss Dev. Hello, hello. Boss, niya ka. Ayan. Kumbaga, Boss Dev, ano tingin mo nung mas better?
no nag-switch ka ng Ghost Builder yung comment pa rin in terms of PvP? Kasi pag sa DD, depende sa kalaban, pero pagka yung talagang inyonyok mo yung kalaban, single target, Ghost Build talaga. Kunwari, kailangan kaya pa. Lalo na yung mga pare, punit talaga agad. Pero majority overall, anong pinakatingin mong pinaka the best dun sa dalawa? Kung pabibiliin, kasi random eh. Random yung nakakalaban natin, hindi pantay-pantay eh. Kumbaga kung majority lang, ano yung pinaka ano mo? Siguro Ghost Build. Ghost Build compare sa ano? Sa Comet. Based sa kasi last time naglaro si ano si Ghost Build. So pinanood ko yung video. Ay, nanonood pala ako sa inyo habang naglalaro kayo. Ano talaga eh, malakas ang Ghost Build. Madali tayo makakapatay pagka kunyari nag-call kayo. Yun nga. Di ka tulad kasi ng Meteor tsaka Chain. Kailangan pa kumasan ito eh para makakuha mo yung ano eh, buff nung Blaze at saka Spark. Oh, di ba? Nag-ano tayo, stacking muna pinapagawa sa ilagi bago tayo mag-commit, di ba? Unlike doon talaga sabak agad, no? Mabilis mag-regen yung ano, yung orbs nito kasi pag-generate siya habang kumakas ng skill. Oo. May chance na mag-generate siya ulit. O kaya mabilis minsan kakasol expansion. Pero yung ano tol, tingin mo tawag dito, ano yung disadvantages lang niyan ng ano ng Ghost Build? Nagaano pa sa diyan na tol, bahala. Nag-warlock discussion kasi kami ngayon. Okay. So, ang disadvantages ng Ghost Build, syempre, ano siya, single target. Kung may DP ka, kung may Dark Priest ka, hindi mo talaga ma-utilize ng ano, mas efficient. Kasi, ang maganda sa elemental type na ano, yung Chain at saka yung Comet, Meteor, o pagka tumama, ano siya, mabilis maka-burn sa AOE. Ito kasi yung Ghost Build medyo mabagal to. Kasi ang Chain Lightning, pagka nakita mo yung bawas nito, talagang sobrang bilis eh. Oo nga. Oh, kaya pagka, pagka tumama sa Chain Lightning, ubos talaga. Ghost Build naman, medyo mabilis din, pero hindi kasi bilis yung Lightning, pero single target siya. Single target, pero pagdating sa nagpo-focus kasi sa single target, kaya mas dumi DPS ng ano no, lalo pagka so, kaya ano, kaya siguro nag DPS kayo ng ganyan kasi majority kasi ng inaano natin is may mga matataas na battle power na kailangan mo pabagsak, like for example dun sa cart, di ba, kailangan ma-down ka agad yun. Kailangan na lalo na yung mga LK tsaka yung pare yan, yung mga key players talaga na yun talaga kailangan mapatumbay. So kapag ka Ghost Build ka, mas mabilis mag-tagel ng target, yan, mabilis yung may effect, hindi katulad ng pagka Comet, kailangan pa kumasa. Oo nga. So ayun pa, ayun guys, baka may question kayo dyan. So wala ka live ka sir. Ghost Build guide daw pare. Gawa ka sa totoo lang, hindi pa ganun kaayos yung build namin sa Ghost Build eh. Kulang pa kami ng alter time. Pero actually napalitan na ni Boosted. May alter time na kami. Meron na kayo? The last time nag-BBP tayo, wala pang alter time. Kasi kung napansin mo last time, maikli pa yung ano, yung alter time, yung field na nasa ilalim, yung bilog. Diba? Medyo maikli nga. Yung radius konti pa. Ngayon meron ng alter time, so makikita natin. Ilang bang plus ng alter time? Plus 2 ba? O plus 1? Plus 2 seconds, tapos yung radius niya plus 25%. Di malaki-laki yan sa sakop nga niya. Tapos yung nandun sa loob, nagre-reduce din siya ng move speed 30%. So, maganda yung ano. Sakto, DD yata mamaya ano. Oo, makakapag-practice sa akin. Testing natin mamaya. Tapusin ko. Yun lang tol, thank you sa ano. Ayun, sige. Pag ano, may tanong i-ano naman. I-ano ko na lang. Natin.
Sige, pre. Sige, salamat, salamat. Thank you, pre. Wala akong ginagawa. Thank you. Thank you, pre, ah. Thank you. So, yun, no, guys, no? Yun yung ka-team namin, si Boss Dev. Boss Dev nga yung main DPS namin sa team namin with the... Depende, kasi meron kami mga 660 players na sa team namin. So, nag-ano kasi kami, nag-experiment kami kung ano yung magandang ipasok ng mga build. Nag-try kami yung BBP sa PBP, yung both teams namin, kung ano magbe-benefit lahat. It's either... Ang nangyayari kasi, we got one mechanic and ako as a rune knight. So, ang ginagawa namin, usually, ako yung nagpo-front. Then, si... Dark, isang mechanic yung nag-stand. Ang cue namin is magnetic build. Once the magnetic build is set, follow up by the frozen field. Ako nang naglalapag ng frozen field. Ako lagi yung nauuna. Then follow up ng mga susunod or either. But tas pag may nakita kaming higher DP na kailangan pabagsakin kagad, yun. So, nung nag-switch kami doon versus dito, kasi laging recorded yung video nila, para malaman talaga or ma-determine which one is the best. It's either by the ghost build or the comet build. Yun nga, sabi nga dun sa disadvantages kasi ng comet, diba? Kailangan mo pang mag-charge up para mag-benefit ka. Unlike naman dun sa ghost build kasi is target talaga, single target siya. Yun yung disadvantages nun, no? Single target siya. Pero, single target man siya, ang bilis niya magpabagsak ng mga key players. Ano yung mga key players na tinatawag natin? Let's say for example sa cart build. 'Di ba? Sa cart build pag hindi umurong, hindi talaga kay gagalaw. So yung mga key players na kailangan pabagsakin doon is Archbishop. Talagang lusaw talaga kasi single target focus lang talaga doon. So bagsak nang bagsak. Tapos ngayon yung mga tank build na nasa unahan. So pag namatay yung FS, it will take time to RG kasi malayo yung lalakaran. Tapos yung isa pa is yung mga nasa frontliner. So yung mga nasa gitna ng mga DPS, kayang-kayang pabagsakin kagad. So that's the main reason bakit. Ayan din, kaya humingi din ako ng live din ako ngayon. So bahala ko sana, tatapusin ko na lang yung guide. Pero gusto ko lang muna magkaroon ng kumbaga insight sa inyo din kung anong tingin nyo. Baka may nakapag-experiment na din katulad sa amin kasi nag-experiment na kami. So, advantages of the ghost build is single target na mabilis siyang makapagbagsak. Then, ghost, yung disadvantages naman tayo. Disadvantages niya is kung may dark priest kayo na gusto niyo talagang mag-manyuk ng manyuk, ba? Diba? Hindi niyo siya magagawa kagad kasi hindi siya gadon kabilis ang pag-drain, ba? Diba? So, yun ang disadvantages. Advantages ni... Meteor build or si Comet build is sobrang lakas niyang mag-nuke kasi syempre, di ba, lightning yan. Then, Comet. So, mabilis siya mag... Hindi siya mabilis eh. Ang bagal niyang kumasa. So, kailangan mo siya... Eh, pagdating sa PBP. In terms kasi ng PBP, hindi ka naman pwede katulad dun. Ah, let's say, for example, sa mga rune knight natin, di ba? Ako, personally sa rune knight, pag naka-season, yes, palag. No doubt, palag ka ng palag pag naka-season ka. Pero pag wala kang season, medyo alanganin kang promonta ng promonta. Pwede kang promonta lang ng promonta pala pag wala kang season kasi hindi ka nag-worry na mamamatay ka. Hindi maka-cancel yung season mo. Pero pag may season ka kasi, ang worry mo kasi is mamatay. Doon naman sa Warlock naman kasi, use yung spellbook mo, yung iniipon mo para maging effective ka, diba? Pero doon kasi sa Comet kasi or Ghost build pala na ano natin, is wala kang worry, pwede kang pumalag ng pumalag eh. Diba? So, yun lang. So, any insights guys, para mana natin yung ano natin. So, Comet, no? Gaano po kalayo yung DPS? In terms of DPS, pre, single target siya, mas okay pa rin kasi si Comet eh. Na kasi crowd, maraming tinatamaan, pero yun kasi single target, naka-focus lang, mabilis siyang pumupunit ng isang player. Kung magkakatulad nga ng pinag-usapan namin kaganina, ang ano kasi, ang scenario kasi ng pinag-usapan namin doon is DD, 'di ba? Dimension drill ba dito, simulation. Ayun, teka lang, basahin. Ano ba yung tawag dito?
ayun, dimension drill ang pinag-uusapan natin. So pagdating sa dimension drill, ang main target mo kasi doon, kasi iba-iba yung power level na kailangan mong pabagsakin. Mayroong mga notables kasi, syempre may database din naman tayong ginagawa, nagre-research din tayo sa bawat guild. Katulad nito, ang kalaban namin is si KKMTS, sila Blue Gemstone, sila Ruthless, nakakalaban namin yan. Etong tatlo, eto hindi pa ata, pero to usually, Blue Rose din ba to? Ah, hindi. Kaya hindi ko na-note yung pangalan, pero eto. Dine-check namin yung mga nakakalaban namin ng power, so pagka ganyan, mas mabilis bumagsak sila pag yun ang gamit eh. Tsaka nag-trial and error na din. Malakas mang ubos si ano, si Meteor, malakas mang wipe out, pero yun nga, single target nga yung pinag-uusapan. Depende na lang siguro sa perspective at objective na gusto niyong gawin. Kunyari, siguro ang titignan na lang natin dyan, dapat i-take note, kung gusto nyo ng mas more on crowd control, mas maraming tatamaan, siguro best option nyo is yung Comet. Pero kung more on objective at gusto nyo talagang mag-focus dun sa objective-wise din naman si Ghost Build, objective-wise in a way na ipapasok nyo sa team play nyo, mag-a-adjust kayo depende sa role, diba? May ganun tayo. Then, si depende siguro andyan yung si May, kung sakali ganto ah let's say for example ang mag-ghost ka, kung ang objective nyo ikaw yung main DPS na kailangan magpabagsak noong mga higher DP sa inyo para gumalaw yung baso, next naman kung ikaw si type of warlock na kailangan mong mag-nuke doon sa mga player para mas maging effective or makapagsisi ka ng mas marami. Well, nandun yung choices nyo. It's either go with the ghost build, both is effective in both ways. Kung anong strength na pwede nyo ipasok doon sa kanila. Siguro ganun na lang. Ayun, sabi nga ni Boss Ronald, yes, agree, depende sa role na gagawin ni Warlock. Oh, dami na rin nakapasana tapos ubusan ng jack card sa market. Well, sa ghost build kasi is wala kang problema doon, kundi ghost lang din. 'Di ba? Wala kang problema doon eh. No hassle kayo. Ayun, nakita. Siguro, ano na lang, ang ilalagay ko na lang what is the best is paliwanag na lang natin yung scenario, what strength and weaknesses ng both builds. So, okay na tayo doon. In terms of PvP naman, PvE naman tayo guys. So, goods na tayo. So, majority of you both doon sa Comet tayo kasi nga versatility. Siguro, I do understand the versatility kasi na kayang niyang magsisi na mas marami siyang tatamaan. Ah, multiverse ako, Boss Adrian. Kaya kala mo Frontera 2, Frontera 6. Multiverse style, multiverse tayo ng server. Meron tayong Frontera 1 to 10. Ayan. Like Boss Cyber, 'di ba? Sabi niya, yung mga key players. Ano yung mga key players na tawagin natin? Yung mga Rune Knight na mga pag duminipis yung buhay is ignition break, one hit delete lahat pag dikit-dikit. Yan yung time bomb na tawagin natin, di ba? Yan yung ano. Yes, bossing, meron tayong ano, guild events na ano, pilot services. May team tayo, guys. May team tayo ng pilot. So, marami tayong hawak or handle na ano. Iba-iba din yung ano. Pwedeng personally na ako gumamit. Ubus na din yung jack card sa inyo. Ubusan talaga kasi sobrang sakit eh. Plus, hindi lang naman kasi sa warlock pang counter yun, sa ignition break eh. Diba? Ignition break kasi, the more na mas mahina yung or mas manipis yung HP ng player pagdating sa rune knight na sword type, tas naka-season siya, every 5% na nawawala dun sa HP is additional 150, ilan ba? 20% ba? 150%? Yung pamek, lahat ng class almost is puro fire. Diba? Yung Cosmic naman kasi is the advantages kasi ng Cosmic is wala siyang counter masyado sa elemental. Wala kang problem masyado. PBE tayo. PBE. Siguro, no doubt na yung PBE natin. Na Comet siguro at Lightning yung pinaka the best, diba?
na tingin nyo, palit tayo ng pool ah, palit tayo ng pool ngayon, change pool tayo, end pool, so siguro, so ang ano natin, 70 to 30, lumamang si comment para sa akin, kaya lumamang si comment kasi versatility, mas maraming matatamaan, tsaka syempre, yung build naman is na-explain na, depende doon sa role. Role na gagampanan mo, it's either mag-single target ka o mas gusto mo yung crowd control. Syempre, majority of you guys will vote doon sa mas crowd control kasi mas maraming tatamaan. Pero in perspective wise, kung gusto nyo magpabagsak ng mga players na mas dominant doon sa inyo, is kailangan nyo talagang mag-ghost build. Especially no counter, diba? No counter, wala kayong problema. No less competition pagdating doon sa element kasi nga, hindi masyado siya maka-counter kasi nga nasa ano. Okay, end pool tayo doon guys. 68-32, majority 22 votes tayo. So, sobrang layo, ng konti lang nag-boot doon sa Ghost. Next natin guys is in terms naman of PBE. What is the best build for, kumaga ano yung master of their craft, diba? Best build for PBE. Comet and Ghost. Gusto ko lang makita yung opinion natin para makagawa tayo ng ano natin. Boss, okay ba sa RK yung Impale at Cosmic? Yung Impale, gamit ko siya kasi additional kasi siya na 15% ata. Teka, check ko lang ah. Yung sigil ko kasi is level 3 na Impale. Ayan, Impale level 2 na pala yung sa akin. So, ang nakukuha ko na ngayon is 15%. Diba? For 8 seconds na siya. Yung skill bonus ko. Siguro kung ganito yung Impale mo, tol, pwede yan. Teka lang ha, palit lang ako ng screen. Kung ganito yung Impale mo, tol, ayan o, level 2 na siya, pwede. Pwedeng-pwede kang maganyan. Pero kung mababa lang, siguro, palit ka muna. Ewan ko ha, hindi pa ako nagtatry nung mababa kasi kung may nakapag-test na. Ah, lower tier. Yun nga lang, hindi ko masyadong magagarantee sa'yo, tol. Kasi nga, hindi ako naka-experience or hindi ko nakita yung point of view ng mababa siya. Kasi maraming core na mataas na mas magbe-benefit ka versus dun sa Impale na makukuha mo kapirasong percentage lang. Diba? Marami kasing ganun eh. Let's say, for example, Starfall or Berserker, kung higher tier siya compared dun sa Impale mo, tas i-balance mo na lang dun sa percentage of damage na mas makukuha mo or magbe-benefit ka dun sa isa. Siguro yun na lang. So, no one vote sa Ghost, obviously, because alam naman natin na ang Comet or yung Meteor build is one of the best nuke talaga in terms of PBE. Grabe, mag-stacking ka lang na mag-stacking. So, comet. Paano ba yung combo natin doon? Ang combo kasi natin, tol. Diba? Ang combo natin is, yung easy lang ha, based on test lang ha, comet, chain lightning, crimson rock, then reading spellbook, then whiff, comet, chain, comet, chain, then comet. Diba? Ah, combo. Yun yung combo niya eh. So, no doubt na siguro doon kasi nga mas mabilis nga mag-reading spellbook compared doon sa Ghost na single target nga lang naman. Tama naman. Kakabili lang ng account, kababalik ko lang sa laro. Ayun, magpa-pilot ka na sa amin. Pa-pilot mo na yan. Tapos magpaturo ka. Para makahabol ka din. 39 seconds. Ay, ito pala. Anak ng teteng. Ayan. Naka-sequence na naman to, guys. So, ayan. The lightning meteor combo. Spellbook. Sige, tol. Ngayon, tapos na tayo. In terms of PvP and PvE, alam na natin siguro yung best build para sa lahat, no? So, combo. Combo tayo. Next combo kasi sa Warlock yun ngayon na ano na natin. Then, eto naman.
Tapos na tayo sa voting system natin regarding dito. What is the best set naman tayo? Yung mga nakapag-test lang guys ah, yung mga nakapag-test na para alam naman natin. Daily set events. Ayun boss, nagaano kami guild events lang kung gusto mo. Tapos yung kung MVP lang yung babanatan mo, specific MVP lang. Pwede yun. Start pool ulit tayo guys. Next question natin is, what is the best set? Or best armor set? Armor set. MOM. Ano bang Tide set? Magic of Tide yan eh. Or Sprint set. Ayan. Casting versus the skill damage that you get from max SP. Yun guys. What is the best set for you guys? Yun lang yung ano natin. MOM. Or Sprint set lang tayo. Para alam lang natin. Ano pa? Ayun, magana tayo. Ay, kulang pa ako isang MVP. Takto na pala. Sixteen, eighteen lang tayo. Malakas yata to si Pane. Hindi pala. MOM. Ba yan? Mass of Madness ba yan? Ako, hindi kaya to. Mga ganito battle power nyo, tol. Kailangan natin mataas-taas ng konti. Oo, tol. Kasi, let's check natin ah, sa equipments natin, sa set items natin, level ano na ba to? Hindi natin makikita dito eh. Dito sa armor natin. Divine armament natin, then build. So, si sprint set kasi, ang bigay niya is magic attack, then casting time. Global cooldown din. Well, para sa akin kasi si sprint set is okay dahil dun sa global cooldown kasi mas mabilis ka makakapag-cast ng spellbook. Well, which naman ika-counter siya ni Master of Magic. Bakit? Kasi yung skill damage plus 30%, it's either ang pagpipilian kasi natin dito ng dalawa, ba? Diba? Pagpipilian natin dito, guys, is yung burst, yung kayang ibato yung damage or yung mas mabilis ka makakapag-stacking. Dito pa lang sa dalawang stats, sa stats itself pa lang, makikita mo na, na si MOM is good for PvP if you can one-hit an enemy using spellbook. So, yung isang combo, kaya mo siyang i-burst. Well, go for Master of Magic, then stacking RG lang doon sa ano nyo. Well, in terms naman, kung gusto mo talagang makapag-stacking at ikaw yung tipong player na namamatay-matay, parang yun yung perspective ko guys ha. Perspective ko lang, si sprint set kasi pag siya yung gamit natin, pag namamatay-matay tayo, mamubuhay ka, manyunyok ka, patay ka kagad. So, sprint set tayo. But in terms of kaya mo talagang i-sustain at kaya mo talagang i-boost lahat. Well, kasi syempre, diba, your casting skill, your accumulating SP by casting the skill because of the magic tide set. And stacking up to 4 times. So, you get 30% skill damage. Diba? By using Master of Magic. Kay sprint set naman kasi is mas mabilis ka makakapag-stack pag si sprint set yung gamit mo. Well, kung kaya mong i-compensate yung global cooldown by on the other source of stats, well, good for you. You can transition to Master of Magic. Kumbaga, ano yung tingin nyo, guys?
Sa akin kasi, si Master of Magic, yun nga, na-explain ko na, good for PvP if you're planning to nuke like isang stacking. Bakit? Pwede ka naman mag-stacking ng ano eh, ng wala pang kalaban, di ba? Magpwede ka naman mag-stack ng spellbook mo nun. Yun yung kagandahan dun sa Master of Magic. Habang nag-stack ka, tumataas yung SP mo. Kay Sprint naman kasi, ang kagandahan kay Sprint Set, ulitin ko lang, ang kagandahan kay Sprint Set kasi is pagka ikaw yung player na namamatay ka ng namamatay, ikaw yung pwede ka makapag ano eh, makabawi ka agad at makarecover doon sa spellbook kasi nga mas mabilis yung ano ng cooldown ng skill mo dito. Then yung casting din. At the same time, magbe-benefit ka doon sa dalawa. Yung bilis, kumbaga sa lakas. Kumbaga sabi nga, both builds have their own strength. Siguro ganun na lang din explain natin. Pero tingin nyo guys, sa MOM kayo or sa Sprint Set para makapag ano tayo. Jupiter DPS na lang tayo muna. Antayin ko muna sagot nyo. Kasi yun na yun, naiisip ko eh. It's either ganun lang talaga eh. Ba't namamatay sound ko? Ayun. Ah, eto kasi. Stepmom. Good PM, kakasimula lang ba? Ah, medyo nag-start na tayo ng ano, marami na tayong napag-usapan na topics dito sa live stream natin, especially in terms of PvP and PvE, what is the best skill preset tayo. First naman pala, skill preset. Early stage pa lang kasi, nakakapag-stacking ka na eh. Kaya ang bilis ng ano eh, ng Warlock. Grabe. Alam nyo yung pinaka nakakatakot? Pagka may Warlock ang kalaban nyo at alam nyo yung commit build. Ah, wait pare. Ayan, MOM basta 10k SP. Ano, ito lang, explain ko lang. Ano nakakatakot dito? Kasi ka nag-i-stacking, ka na nag-i-stacking, tapos pipindutin mo na lang yung spellbook. Pag magbabanggaan ka agad kayo. Siguro, the best way dito para mag-ano, pagka, ibibait nyo lang siguro yung mga Warlock. O, nyari, o, sige, nakapag-spellbook na yan, may Warlock. O, bangga tayo ng konti, then out. Kasi pag naka-ano, best build for MVP Hunt kanina, ang sagot natin dito guys, or majority of the viewers natin ang sagot is yung Comet build. Ngayon naman, eto naman, based on Boss Jan Rivera, yan ba yung standard natin, Boss Jan Rivera? Ang standard natin is around 10k SP para ano, mag, siguro, decent na DPS ka pag MOM ka. Siguro, ganun na lang yung standard natin is to gain at least 10,000 or mataas masyado. Parang ang taas masyado, siguro around 7,000, 8,000. Decent na siguro. Kasi yung parang 10,000, super kraken ka na siguro nun to achieve. Ay, ayun no. Sabi ni ano, Boss Ronald, ang taas ng 10k SP. Ilan ba SP mo? Oh, 6,000. Siguro mga 8,000. Decent. Achieve mo naman eh. Ilan ba? Ano ba set na gamit mo ngayon? Teka. Ah, naka-sprint set ka? Tataas naman to tol. Achievable naman. Kasi additional 1,500 ka per piece. So, abot ka naman ng 8,000 to 9,000 siguro. So, that's not a problem naman, tingin ko. Hindi. Paano crop? Eto lang oh. As Master of Magic lang. Ayun, mata tapos plus 15. Yes, that's the cons. Yan nga yung ano natin, Boss Gamer. Alilito ako sa pangalan. Mukala ko dalawa nag-comment. Gamer 21 then Gamer Boy. May space kasi. Uy, ba't nag-ano kami? I'm on limit. Kala ko ba Jupe? Nanalo pa rin. So yun ha. So MOM tayo. Anong ano natin? What is the standard siguro ng SP? Kasi may nag-question sa... Eto, magandang tanong na lang siguro to. Answer na lang tayo dito guys. Kumbaga, start Q&A tayo. Ano... What's the
standard SP to use MOM. Gawa ulit, talang pull na lang para nakakasagot kayo. 10k, 8k, 7k. Ayan. What's the decent SP bago kayo mag-consider gumamit? Given na, sige, let's say given naka-plus 15 kayo, let's say for example naka-plus 15 kayo, pero ano yung basic requirements natin para ma-achieve natin yung 30% skill damage natin? Ba't nagpi-PR? Akala ko ba dupe to? Sabi ko, ba't nag-TTR? Jupe ang in-applyan ko. Ayan. Hindi, ayan. Pala, karat. Wala ka bang karat dito? Kasi basic requirements talaga yung karat para maano mo siya. Dalawang karat. Eh, nakakram ka pala eh. Eh, yun. Kasi ang pinag-iisipan kasi dito, yun nga, both builds have their own strength. Sabi ko nga, malakas si MOM, mag-burst. Kasi lalo, pag nakapag-stacking ka ng Comet, diba, ng spellbook mo, so one hit delete talaga, lalo pag nag-proc pa yung additional 30% skill damage mo. Lalo pa dati, nung yung Lepus, doon sa Nebula Path natin, si Lepus, nasa na yun? Diba yung Lepus dati, hindi reduction, kundi 50% skill damage. Diba? 50% M damage siya dati, hindi reduction. Kasi yung description niya, iba. Sabi ko, putang inang pre, grabe DPS nito. So kung nakaganon ka, pansin niyo dati, pagka may PvP ward yung kalaban niyo, Diyos ko po, one hit kaya ang ginagawa namin. Lagi, stacking, pagka nagbagsak ng comment, boom, sure win ka agad. Wipe out ng wipe out yung kalaban. Kasi nga, dahil yung description kasi mali. Kaya ang ginagawa namin, yung hirap, babasagin mo pa yung PvP word dati. Basagin mo lang, tas ayaan mo na. Kasi pag may additional 50%, then 30% skill damage, Diyos ko po. Dora meta na yung sa susunod. Napapansin ko nga, aaralin ko nga yan, ano, siguro, gawa ko ng Doram sa Taiwan server. Kasi di siya ilalabas dun sa ibang server na meron ako. So, kailangan ko gumawa ng Taiwan server tuloy ngayon. Hindi ko kasi alam kung paano siya ni Tol. Hindi ko siya alam kung paano siya i-convert ng English. Pero si Dylan Pros kasi naglaro ng Taiwan, na-convert niya ng English language. Ang hirap kasi pagka gusto ko si PC client. Ang hirap pag hindi PC client. Oh, seryoso, useless yung size. Medium siya, 'di ba? Ay small. Small ata si Doram. Shadow. Magano muna nga tayo dito. Minoros. Okay na, no? Ano pa yung mga magandang itopic, yung mga kasi meron na akong apat per question, anim na lang. Anim na lang kailangan natin para matapos natin yung Warlock guide. Teka, hanap tayo ng mga nag-comment dun sa ano natin video. Nebula.
Ano pa magandang isama sa video, guys? Baka may question kayo sa sarili nyo na gusto nyong sagutin natin para ma-add natin dun sa video natin. Nexus Sigil Berus. Sa Nexus, tingnan natin kung tama nilagay mo tala. Dapat limahan. Okay, 3 stats. Kulang ka na lang ng PBE dito. Then, PBE. Eto pala. Last time, diba? Last time. So, ano tayo, no? What's the standard SP to use para sa MOM? Endpool tayo. So, minimum siguro achievable yung 10K. Kasi pag nagkakas ka naman ng skill, is tumataas naman ng sobra yung SP mo. So, achievable siya, guys. So, start ball tayo. Next question natin is, ang pangalan nito? Wala sa isip ko, tol! Ayun! Nexus stats. Number 1, M damage. May nagtanong kasi sa akin ito. Or PBP damage bonus. Same with ano to, mag-a-apply din siya sa P damage. Which one ang pinaka the best kunin doon sa dalawa? Nexus stats, which one is better? It's either ba M damage or PBP damage bonus. Kasi, let's say for example dito, PBP damage bonus, PBP damage bonus, PBP damage bonus, then PBP damage bonus, PBP damage bonus. Ayan, PBP. Ayan. Pansin nyo, meron kasi last time, ang tanong sa akin is yon P damage. Parang ganun. Boss, ano ba ang mas okay? Kasi para sa akin kasi, mas okay na mag-invest kayo sa P damage bonus. Ang, well, hindi ko sinasabing pangit. Ano ba to? Sa kanya bang spot to? Ano sinasabi nito? Kakarating ko lang, ha? Hindi ako nang agaw, ha? Nagsusumbong. Ah, yun. Akala ko nagsusumbong. Sabi mo, boss, sinagawan ako nito ng spot, ha? Kararating ko lang. Easy, tol. Easy. Akala ko nagsusumbong agad, boss. Sinagawan ako ng spot. Kasi yun, ha? Kasi may nagtatanong, M damage daw. Well, maganda si M damage kasi in terms sa panglahatan na kasi siya. So, overall, maganda siya kasi lahatan, every scenario will work, will benefit kayo talaga. Ngayon, pag PBP damage bonus naman ang ginawa mo, mainly talaga sa PBP damage, siguro, ang best approach siguro para sa akin dito, let's say for example, ikaw yung player na siguro gusto mo ng overall, well, go for it with magic damage. Kung magpi-PBP damage ka naman, well, mainly focusing ka ng PBP damage. Siguro mga low spender, pwede dun sa M damage. Yun yung advice ko, bakit M damage siya. Bakit? Kasi, in terms kasi ng PBP, meron kasi tayong mga naka-hide na stats. Paanong hide na stats? Let's say, for example, nilamangan ka ng PBP damage bonus. So, you get reduction of 25% once na pag nagagap ka kasi, ba? Diba, mas kukunat yung kalaban mo. So, kailangan mo talaga siyang habulin. Ngayon, kung ikaw naman yung player na sige, medyo tight yung budget natin, mahirap eh. Siguro, best approach is to get 2 stats. What I mean 2 stats, kasi, let's say for example, si tatlo hawak mo, ba? Diba? May tatluhan ba dito? Wala siyang tatluhan. So, kung may tatluhan ka, yun, may 3 stats yun, 2 stats. Ayun, pag wala kang pang top up, hindi eh, hindi mo masasabi, Boss Escanor, kailangan mo both makuha. Siguro, both. Kasi kahit wala kang pang top up, kaya mong kunin yung dalawa kung may tatluhan ka at apatan or limahan. Siguro yun yung goal mo kasi kung maglo-low budget ka naman at hindi mo kaya i-sustain yung dalawa, yung PBE and PBP. Kasi katulad sa akin, ha, eto, let's say for example, may Nexus siya ng PBP,
yung Nexus ko, hindi, iba to, yung isang character ko kasi, meron akong PBP build, lahat yung PBE, reduct, PBP damage reduction. Depende kung anong progress. Siguro, best approach is to get both PBP damage bonus para hindi ka mag-up dun sa isa, and magic damage. Siguro, yun yung pinaka the best goal na makuha mo. Kasi, pagka ano kasi, eh, nakikita mo naman, 2 stats naman yan, guys. And 3 stats dito, damage reduction versus knights. Kung magma-magic damage ka naman kasi, maglalaking ka sa ibang category. Ano yung mga category kasi? Meron tayong dalawang category kasi na tinatawag, which is yung PBE and PBP. Ngayon, eto na yung dalawang yon. Ngayon, kung mawawalan ka naman ng magic damage dito, well, yun, medyo decent pa rin naman yung DPS mo, pero nakita nyo kung gaano kalaki kayang ibigay na stats dito sa Nexus Engine. Sobrang taas. Yes. Raw magic attack. Alam ko overall, di ko, eto pala, isang question pa. Diba ang PBP damage bonus nagre-rely din yan sa raw magic attack. Yan yung next question natin, diba? Saan siya nagre-rely talaga? So dito, magic damage ang majority ng panalo sa boto natin versus doon sa PBP damage bonus na kunin. Pero para sa akin is both kailangan meron kayo. Tingin tayo, and let's say for example, like this one. You get the PBP damage bonus of 150 plus the magic damage of 3%. This is the perfect stats that we can get. Tas dito siguro sa mga 2 slot natin is go for PBP damage bonus. Yung M damage na percentage is additional na lang doon sa mga other Nexus Engine natin na pwede mag-dual stats. Siguro eto na lang yung best. Okay, lagay natin Nexus. Nexus dual stats. Lagay natin to sa guide natin kasi medyo magandang i-add to sa ganito kasi syempre, ano yung goal namin dito sa Nexus? Ano bang pinaka the best kunin? Kasi marami pa rin nalilito eh. Minsan pag nagla-live pa rin ako, marami pa rin nagtatanong sa akin, boss, ano ba maganda sa dalawa? So, maganda yung dalawa. So, sabi ko nga, 'di ba? Get the best get the best lahat, guys. So both ang kailangan natin. You can get both, 'di ba? Ayan, no. Magic damage and PVP damage bonus. So get both para mas maging effective siya. So next tayo. Ayun nga. Next question, guys. Question na lang natin 'to, ah. Start Q&A kasi hindi ko din alam. PVP damage bonus. Saan siya nagre-rely? Yan yung question ko din sa sarili ko. Hindi ko din alam kung saan siya. Well, tingnan natin kung ma-answer natin siya. Balik tayo dito sa stats ni Ryujin. So, check natin dito sa PBP stats natin dito. When battling against a player, hindi siya ma-determine. Kasi para sa akin, ha, to be honest lang, guys, para sa akin lang, ang PBP damage bonus kasi, or ano, nagre-rely siya sa overall stats mo. Parang may sarili siyang category doon sa computation. Parang raw stats, raw attack lang yata siya na additional. Feeling ko, ah. Ano sa tingin nyo? Saan ba siya nagre-rely yung PBP damage bonus natin? Sa raw stats ba? Or tingin ko may sarili siyang category ng PBP. Tapos nagpapatong na lang siya on top doon sa lahat ng mga stats natin. Or para siyang category ng depth versus ng attack. Ganun lang siguro yung understanding doon. Nagigets nyo ako? Let's say for example, ganito lang siya kasimple or plain para sa akin. Category siya ng attack, 7k yung attack ko. So, let's say for example, 7k yung attack ko. Calculator natin. So, 7,331 yung attack ko. Tapos, 4,000 minus natin. Minus 3,974 yung
PVP reduction natin. So ang madadamage ko sa iyo is 3357. So yung 3357 siguro, yan yung stats na magpapatong doon sa overall stats natin. Kung meron tayong ganito na 7000, yan yung papatong doon sa PATK na attack natin. Siguro yun yun. What you think, guys? Tingin niyo same tayo ng ano, ng pagkakaintindi. 'Di ba? Parang ang PVP damage reduction and damage bonus is parang additional na raw attack lang siya. Ngayon, kung ano yung difference dito sa dalawa, in-inflict mo dito, magpapatong yung 1,000 or additional 3,000 na attack na yan dito sa P at PATK mo. Tapos yung na-compute na is kukuha pa ng reduction dito sa dalawa. Parang tingin ko ganun yung computation niya. May additional ka pa na may additional na sobra kang 3,000 kasi kung 7,000 tas 3,000, 3,000 attack is napakalaki, diba? Na DPS, tapos papatong pa si 1,000. Parang ganun tingin ko eh. Anong sa palagay nyo, guys? Parang may sarili siyang category. Basta yun lang. Yan lang yung ano doon, Boss Escanor. Parang ganun yung approach ko. PVP gets o parang ganun, ganun na lang natin kasimple. Mahirap i-add yan sa ano natin kasi magiging ano yan eh, magiging chaos pag in-add natin sa isang guide yan. Sa comment section may mag-aaway-away, may mag-disagree or ano. Mahirap i-add yan dun sa guide na gagawin natin kasi medyo mahirap nga naman ipasok yung PVP damage kung saan siya nagre-rely. Kasi wala siyang specific na nakaano siya. Para may sarili siyang computation. Di ko nga alam eh. Pero yun na lang siguro. Ako na lang yung nag-answer ng question natin. Ano pa ba? Ilang oras na ba tayo naka-live ngayon? 1 hour. So mayroon pa tayo oras. Next natin is ano ba? Hanap tayo ng ano ah, mga questions sa comment. Paano kung ano, kung wala kayong, hindi, pangit tong question na to eh. Kasi sabi niya, paano boss kung wala akong elemental orb na plus 10 in Nexus talent? Makaka-DPS pa rin ba ako ng ano? Kasi ito, basic question lang. Siyempre, makaka-DPS ka pa rin, pero hindi ganun ka, ano? Basic na lang to. Eto na lang tayo. Confirm end natin yung Q&A. So, start question ulit tayo nung pull ah. Pull. How to achieve? Question na lang. Kayo na lang sumagot na to guys. Gusto, kasi hindi ko din sure masyado. Eto yung mga gandang question. How to achieve 15 stacks of empower para sa warlock. Ayan. Maganda to. Maganda-ganda to. Tingin ko, achievable siya pag naka-geffon yung lima. Naka-geffon ba to? Card deck. Ayun. 4 stacks ka agad. So, calculator natin. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. So, na pwede natin ipasok is yung Mercy of Geffon. Especially, pag nagti-team rewards kayo, additional 15 stacks kagad yan. So, mag-a-activate si Mirror's Empower natin pagka ganon.
P damage naman to. Pero ito, 15 stacks, kaya naman, achievable. Ito naman, mag-a-activate si Goldbane. Tama ba pronunciation natin? So, get one lahat ng party members nyo to activate this one. Pero, next, ang ano kasi natin dito is how you achieve it solo. Diba? Kung solo ka, paano mo siya may achieve? Diba? Sa sniper, well, achievable siya if you are using major brutality. Tapos yung isang brutality, achievable yan sa sniper kahit solo siya. 15 stack of empowerment. Pero, paano pag sa warlock siyang gagawin? Anong idea nyo doon, guys? Paano natin siya ma-achieve? Kasi kaya siyang i-achieve pag naka-geffon lahat. Oh, yun. Yun yung reason, Boss Ronald. Pag naka-geffon ka. Eh, paano pag hindi ka naka-geffon? Oh, gef yun. Parang ganyan yung pronunciation. Pagpasensyaan nyo na ako. Paano pag hindi kayo, solo lang kayo? Is there a way ba para ma-achieve natin yun? Tingin nyo, negative, no? Para ma-achieve nyo yung 15 stacks of empowerment. Hindi yata kaya. Any idea, guys, kung kaya siyang i-achieve? Achievable, one way to achieve, yun nga, yung Gepon. Nakaka 18 stacks daw si boss, Oh, well, good, di ba? Kung may ganun kayo. Ito yung empower, yung sa mga hindi nakakaalam lang, guys. Yung sa card deck kasi, every stacks kasi yan, guys. Let's say, for example, dito, empowerment natin is you gain additional 50 MATK. So, imagine you got 50 times 15, you got additional 750 MATK. On top of it, kung naka-activate kasi si MVP Illusion natin dun sa Mark of Gulliverg, is you can get additional 40% magic damage. M damage yun, guys. So, ito yung hinahabol natin sa Nexus na gusto natin makasama doon sa PvP damage reduction. Ay, PvP damage bonus. Ang makuha natin is magic damage. On yun, pag magkakaparty na kayo, easy, guys. Easy to achieve the empowerment pag may gepon lahat. So, siguro, there's no way siguro na makasolo siya, no? Tingin nyo. Card deck. Best card deck. Gepon siguro. Ayan. Gepon. Parang Silent J. Hindi ko alam pronunciation dyan. MVP. Pero to. Basically, Gepon. Mercy of Gepon. Purple card. So, hindi ko pa nare-reach solo. Ayan nga. Mahirap siguro solo. Hindi siguro siya achievable. Sa sniper, yes, kaya. Eto kasi, 55% chance. Normal attack. Casting kasi, dire-diretso yung palo mo. Kaya, alternate pa. Kasi, syempre, diba, physical skills have a 55% chance. Lalo pa yung banner day SP. Di kayang i-achieve yung major of brutality. Pag naka-major of brutality ka, plus on top of that, meron ka nitong pangalan nito. Nasa na yun? Yung Pyrite. Ayun. May minor brutalities. You have 55 plus 28% chance. Kasi the more stack na makukuha mo, mas mabilis yung duration na mag-expire. Kaya ito yung main reason bakit ang hirap ma-achieve yung 15 stacks. Kaya yung iba hindi talaga pinapa-build ng Ymirs. Ito talaga yung priority, yung Gepon sa lahat. Sabi kasi nila pang FS daw to, kaya medyo naguguluhan ako. Kung pang FS lang, ang goal nyo naman is mag-benefit kayo lahat. Ngayon, pag kaya nyo nang i-benefit lahat yung sarili nyo sa Gepon, well, dito nyo na makukuha. Sa RK, kaya ba ng solo? Kaya, tol. Kaya naman ang solo sa sword type. Ang kailangan mo talaga is major brutality plus tong minor. Ayan. Tapos may gepon siguro yung kaparty mo. O kung solo naman, ayan, sa Ymirs gagamitin mo. 15 stacks. Ymirs, tapos yun, dalawa.
Pero ano eh, sa MVP lang siguro siya magagamit. Ito kasi Gepon, pag nagsabay-sabay kayo, stocks kagad to eh. Medyo mahirap siya i-achieve sa... Kaya siyang i-achieve sa RK, pero mas madali siya sa... Mas madali siyang gawin sa ano, sa sniper. Medyo nahihirapan din akong gawin siya sa RK ko pag sword type ako. Ayun guys, any insight, tingin nyo? Di ko pa kasi nakukompleto yung ano, major brutality. Kung nakompleto ko na siguro yung major brutality, pasasagot ko ngayon kasi maximum of, ano na lang ako eh, 5 stacks. Maximum of 5 stacks. Or pag nakagepon, testing natin. Wait lang. Talo ako sa dami ngayon. Kung ilan stacks yung maano ko. Pwede tol. Teka lang ah. Wala. 5 stacks lang tol. 5 stacks nga lang kaya ko ngayon. Dahil sa Gepon pa yung isa. Sa Gepon pa yung isa nun. So, plus 4. So, 1 lang. Kasi kung may, ano, major brutality, possible. Kasi ang taas ng percentage ko. Diba? Sa 10 palo ko, lalo pag nabuga mo ng apoy. Kasi dumadami yung palo mo pag RK ka. So, yun. Achievable siya. Tingin ko achievable naman. Yes, I agree, Boss HC. Warlock is the most OP class for now in terms of PvP. Kasi, imagine nyo, pwede kayo mag-micro out. Oh. You can have space by, especially kung RK yung babanat sa inyo. Pag blink out nyo, auto-cast kagad ng ano yan. Ayan o, wait lang. Demo ko ah. Ayan o. Safety wall kagad. Tapos burst. May safety, ano ka na kagad. Ngayon, pag nabasag, you can repeat the process lang, oh. Microshit si Gago. Lalo kung RK ka. Diba? Ayun, oh. Safety wall. Blink safety wall. Tapos hindi pa alam kung sakat lalulundag. Diba? Sa Warlock, sa DPS, no doubt, grabe mag-burst talaga si ano. Kasi stacking ng spellbook, tanggalin ko nga yun. Ito lang. Ano pa kulang natin? So, yun na. End question na tayo guys. So, how to achieve 15 stack of manpower para sa Warlock? You need a party with Gepon to achieve at least more than 15. Yun, 4 plus 4, 4 times 5 mo na lang siya. Lahat naka-Gepon para ma-achieve nyo yung 15 stack of empowerment. Easy 15, ano na kagad yun. Easy activate na kagad yung sinasabi ni, ano, na Gulliver. Pangalan nun? Gulbelg. Ang hirap mag-pronounce tol. Tama ba? Basa natin. Card Dex, Illusion. Yan, Gulbelg. Empower, you can gain additional magic damage plus 40%. Yes, boss, you need this one. Kasi achievable naman yung 15 stacks sa Warlock eh. Eh no, 4 stacks kaagad to. Pag nagsabay-sabay kayo, 15 stacks, 18 stacks, 'di ba? Ang mahalaga naman doon is mabato mo kaagad yung skill mo ng additional 40% damage ito. Nag-i-stack naman eh. Pag naka-gepon ka kaagad. So tingin ko it's a must to get the Gepon. Ayun, no, apat na stacks. Kung apat kayong party ng ganyan, automatic affected kagad kayo.
15 stack of empowerment. So bonus ka kagad ng eh paano pala kung sa DD nyo magkakasama kayo puro naka-geffon din ng activated. So automatic talaga may 40%. 'Di ba ang goal nga natin sa MOM is to reach 10,000 SP to get 30% skill damage. Same with this one na lang, boss. So meron ka ng 30% skill damage plus additional 40% doon sa Goldberg. Ang pangalan niyan. Doon sa card deck, 'di ba? Goods na. Meron ka na kagad na 70% damage multipliers, 40 plus 30, 'di ba? Ganun din, nag-i-stacking ka din dun sa ano eh, MOM. Malay mo, machempo pa, nagsabay. Diba? Nagsabay ng sobrang taas na ng mana mo, dahil nakapag-stack ka, dun naman na machempo yung ano mo, burst ng 40% skill damage mo, eh, di wipe out talaga yung kalaban sa inyo. Ano pa? Ano pang mga magandang pag-usapan natin? Kasi almost lahat na cover naman na natin yung mga frequently asked question, yung mga confusing din kung ano yung mga builds, ganito, ganyan, scenarios. Ano pa kaya? Ultimate, what gacha costume? Waiting. Wala na akong makita dito eh. This could be some sort of coding issue. Sa combo, may naguguluhan pa ba sa inyo sa combo? Yes, kaya ng Warlock. Ganito ha, untier ko sa in terms of DPS pagdating dun sa Tonhell mode ha. Tonhell mode tayo. Number 1 sa akin si Warlock. Why? You can stack kagad sa umpisa pa lang. Spam kayo ng safety wall. Mag-stack kagad kayo nung ano. Ay hindi, para sa akin si Mechanic na. Mechanic pala rank 1 kasi yung sabi ko nga, kayang tumapos hanggang floor 20 ni Mechanic. Same stats sa lahat. Kayang-kaya. Si Warlock, medyo may selected siya na kayang tapusin. Selected. Pero kaya niya mag-burst din with the... Kasi namamatay si Warlock eh. Namamatay. Si Mechanic kasi kaya mag-sustain. Kung tawagin natin. Kayang-kaya niya mag-sustain at mag-burst na mag-burst. Saglitan lang. Kasi si Warlock kasi after mo magbato ng isang comet, syempre, diba, spellbook, stacking ka na naman. Kay Mechanic kasi is mabilis ang buhay ng MVP. Dire-diretso yung banat. Ngayon naman, kay Spear, ewan ko, siguro nanahuli ako. Number 3 yata siguro sa akin si RK pagdating sa Hell. Tapos si GX number 4 kasi malambot. Yan ha, malambot si GX kaya medyo number 4 sa akin yon. Basta ang pinag-uusapan nating stats dito is nasa 5,000 PBE and Redux. Siguro ganon. Nasa 5,000 siguro. Number 1 sa akin dyan, Mechanic, kasi nakakatapos ako ng hanggang floor 20. Kay RK naman, ang gamit ko, ganun na yung mga stats, is umaabot lang ako around 16 and 18. Yung sa, ano naman, almost same DP kami, kaya niyan tumapos hanggang 20. Nagra-runs pa siya doon sa pre-runs, diba? All same DP lang naman kami. So, feeling ko ganun, narang ko, kasi, tapos sinitignan ko, di ba pag ako nagra-runs, sabi ko, tinitignan ko pag ako nagra-runs, sabi ko, ako ang hirap na hirap dito, but eto ko, andali. Andali. Andali niya mag-run pag Warlock yung gamit. Ayun, pinanood ko.
ginagawa, stacking nga muna tapos biglang i-burst. So, what's up naman, di ba? Hello, Boss Azur. Server of this current character is Frontera 2. So, Frontera 2 yung ngayon to. First server ko talaga, Frontera 2. Ayan. Tapos in a few months, kagad disband. Kasi hindi ko kaya i-handle yung content creation dati dun sa YouTube plus nag-assist-assist pa ako. Yes, meron. Meron tayong front 6 tol. Ah, Boss Escanor, ibang server. 16 ano lang tayo. 16-18 lang kaya ko. 16-18. Hirap pa nga eh. Minsan naulit pa tayo. 16-18. Pero doon paggamit natin sa ano, kay Boss Rubs, easy lang. Kilala niyo 'yun, 'di ba? Yung pinakita natin mechanic last time. Almost kapan tayo lang ni Cake 'yun. Mas grabe, siguro triple 'yung DPS noon kay Cake. Triple or times 6 'yung DPS niya sa PBE. Although halos nagkakapantay lang naman sa stats, siguro class advantage na lang talaga 'yun. Kasi oh, hindi naman nagkakalayo yung ignore PDEP. Ignore PDEP ni Cake is mataas, nasa 4,000 plus, 4,500, mga ganun. Nasa ganun din naman si Boss Rubs. Yung PBE, siguro lumamang na si Boss Rubs kay Cake ngayon. Kasi bumomba yun, nakaraan, nanalo ng ano yun eh. 100,000 ata sa nyan, sa Bapo. Nakabomba yun sa Bapo eh. Ito sa Nexus Engine din. Ayan, nakahabol. Avail ka na yan. Papogi ka, boss. Wala naman masyado. Hindi ko pa kasi na-explore yung ano, bossing. Pwede natin ano, ayusin lahat ng gears mo kung nalilito ka. Need talaga PBE stats? Yes. Lalo reduction, tol. Reduction. Average or minimum para matapos mo yung 16th floor na kaya mo talagang bumuhat is nasa 4,700. Pasabi naman po, salamat Shopee. Ayun, salamat Shopee Idol. Pero yun tol ha, Boss HC. Requirements para matapos mo yung hell tone. Tone pala, tone. Tone. Hell tone is around 5,500. Around 5,500. 4,700 is a decent reduction to survive. Diba? To survive lang yan, bossing. 4,700 decent para makatayo ka doon sa mga boss. Pero may chances pa rin na dumapa ka doon na. Ayun, salamat bossing sa pag-avail. Salamat Shopee, boss. Pero yun ha, yun yung sinasabi ko. Ang nangyayari kasi doon, tol, dumadapa pa rin ako eh. Dumadapa pa rin ako kahit ganun yung stats. Siguro decent talaga. Tignan natin ha. Ngayon kasi Boss Ronald, ang stats nito, 'di ba? Kung papansinin natin sa sigil, sa Nexus Engine natin, mainly focusing on PvP kasi reduction 'to. One build pa lang meron. Pero kung pwede nating ayusin 'to, yun nga lang, kailangan budget tol. And thank you ulit Boss Asher sa pag-ano dito, pagpasok sa ano namin, membership. So eto ah. Dito ako natuwa Boss Ronald nung nakita ko tong ano mo. Why? Because meron kang PVP ward. Eto, 1 2 3 4 5 stats with PVP ward. This is the best para makuha natin yung maximum efficiency in terms of PVP. Kasi yung PVP ward, yung unang binabasag ng lahat ng player. Tapos pag may PVP ward ka, may mga ano tayo sa Nebula Path na nag-recover at nagbe-benefit pag may PVP ward ka. Like yung reduction, pag activated yung PVP ward mo. Then automatic pag na-revive ka, diba? Automatic, laging may PVP ward. Pwede tol. Ganto, parang eto lang yung sinasabi ko. Teka lang ah.
ganito lang yung goal, guys, na pwede nyong magawa. Let's say, for example, sa Nexus engine nyo, kunyari, kung sword PvP kayo, well, go for PvP damage bonus, PvP damage bonus, PvP damage bonus, tas lato, reduct, tas same doon, 1, 2, 3, 4, 5, puro reduction ng PvP ward. Then, pagdating naman sa PvE, basic lang din ang gagawin nyo, ang kailangan nyo lang dito is puro, ayan, PvE damage reduction, 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 tas lahat dito, PvP damage bonus na lahat to. Ganto lang to lang gagawin. Gawa lang kayo ng preset. Well, ang pinaka the best na pwede nating makuha dito tol sa Nexus engine, basic lang siya, 2 stats. What I mean 2 stats is it's either makuha mo is PvP damage bonus plus the physical attack na pwede mo makuha din P damage dito sa stats na to, dual stats. Kaya nga pinag-usapan namin kaganina, what is the stats? Pinag-compare kasi may nag-question sa akin or may nag-ask ng question sa atin, ano ba tol mas okay? Mag-focus ako sa magic damage or kunin ko si PvP damage bonus? So, ang sabi lang namin dito, conclusion, majority ha, para sa lahat, is get both stats. Kasi you can get both stats naman. Pero, yun nga, hindi ka pwedeng mag-focus lang sa magic attack. Diba? Kasi, matatalo ka sa PvP damage bonus. Doon ka matatalo talaga. So, lugi ka. In terms of feathers naman, pwede mo siyang i-balance. Ayan, yung ano natin. Ignore PDEP natin ngayon. 4,131 kasi hindi pa tayo nakaayos ng ano natin. Pero pagka no, usually ganyan yung PDEP natin. Ignore PDEP guys, is important ha. Pagdating sa RK, Rune Knight, ignore PDEP ang pinakamahalaga. Kasi doon yung babasagin yung player. Pataasin nyo na lang yung reduction nyo siguro. Basta mataas yung PDEP nyo. Yung P damage bonus, decent na siguro, 4,500. Decent na yung 4,500. Basta mataas yung ignore PDEP. Teka, MR muna ako dito sa kabila. Kahit ano gawin ko, hindi, pili ka ng specific stats lang. Like for example, kay Boss Ronald, PvP damage reduction lang. Eto Discord natin, tol. Mas maganda siguro kung malalagi natin yung account mo, tol, para mas mabilis kung maano. Kung gusto mong ayusin natin yung account mo. Kasi kung Nexus lang naman, madali lang ang Nexus. Ang kailangan mo lang talaga is the budget. Ngayon, paanong budget ang kailangan natin dyan? Kasi hindi mo pwedeng makuha both. Pwede mo siyang kunin ng isa lang. Let's say for example, let's focus on PvP first. Then tsaka mo naisipin sa PvE. Kung same na ka lang naman sa server nito na kay Boss Ronald na hindi naman ganun ka-competitive in terms of ano, at may nagra-run sa'yo. May nagra-run at may bumubuhat sa isa ton, well, focus on PvP. One stats lang. Bakit? One stats yung advisable lang, especially if hindi ganun kalakas mag-spend. His number one reason is hindi mo kayang i-upgrade lahat. Kulang tayo ng resources, guys. So, may stack up yung level. Like, for example, kay Cake, ba? Diba? Papapansin nyo dito, 120 lang yung kay Cake kasi dinalawa ko. Eto naman kay Boss Ronald is around 200 na. So, ibig sabihin, 3 levels ahead na kagad yung nilamang nito ni Boss Ronald doon kay, ano, in terms of PvP stats na na-gain, diba? Kasi nga, medyo si Cake kasi is, naging busy pa yung, ano, tropa namin. So, hindi pa siya nagagastosan masyado ng bomba in terms of Nexus engine. Pero, babawi siya sa next. Kaya, ginawa akong 2 build pa rin. PvE and PvP. Kasi, kailangan mag-excel mo both nun. Diba? Yun yung sinasabi ko, you need to choose first which one is best for you. It's either ba magpo-focus ka sa PvP or PvP. Kasi di mo pwedeng kunin yung dalawa. Pwede mong kunin dalawa kung kaya mong gastusan. Basta, ayun lang, lagay mo. First build, siguro, PvP or PvE. Know your, ano muna, know your niche, kung tawagin natin, yung lakas na gusto mong makuha. Or yung talent. Parang ganon.
kasi yan yung mga nagiging problema. Usually lumalapit sa akin, sabihin sa akin, "Boss Narpa, ano nang ano ko ng Nexus ko?" Sabihin ko ganto. Ayun, medyo hindi na sustain. So nangyari ending gap yung character, same with it, same sa iba. Sige tol, open natin. PM mo ako sa Discord tol. PM mo lang ako sa Discord. Ano pa? Next na question natin, guys. Tapos na yung how to achieve 15 stacks of manpower. Tapos na yung best set natin. Best Nexus engine combo. Yung basic combo naman, guys. In terms of combo, sabi nga natin, diba? Warlock is best in terms of DPS and nuking players, especially if you're using combo. Ano yung mga combo natin? Yung combo naman ni Warlock, based on sa, ano na lang natin, yung mga ginagawa nating combo sa Warlock, pagdating sa Comet build, ah, Comet build ang ginagamit natin is Comet, Chain Lightning, Crimson Rock, then plus Bleeding Spellbook, then one burst na lang. Comet, Chain combo is the best DPS. Diba? So, yun yung best combo naman. Tapos, ano pa? Nexus NG, na-explain naman natin kung ano yung mga kailangan natin. Ano pa yung mga kulang natin, mga questions natin? Nexus engine. Kung magne-nebula pat naman tayo, let's say for example, nebula pat naman ng problema natin. PvP. Ah, hindi pa naayos yung PvP. Ito yung isa sa mga pinaka-important na makuha natin, yung monoceros. Then lahat, puro-puro depensa tayo. Ayan, PvP ward. Eto, when your PvP ward breaks, you gain P damage and PM damage reduction. Automatic yan pagdating sa PvP. Ayan, taking damage that exceed, para siyang libreng Holy Light Shield. Diba, Holy Light Shield is when you take damage more than 30% of your HP is you get 50% damage reduction. Ito naman, 14, 20, 25, 30, 35, then ayan. So, you get 35. Plus, kung may Holy Light Shield ka, you gain additional 30 plus 35, 85 damage reduction if you got Holy Light Shield. Core, red core yan ha, Beros core. So, napakalaking bagay nun. Tapos, eto naman, upon taking damage that exceed 10% of your max HP, you generate 4% incoming PvP damage, PvP ward. So, ayan dapat kinukuha nyo. SP, pwede tong HP and SP. Ayun, no? That is effective against your armor, reduced damage effectiveness by 35%. 60. Ano pa ba mga ano natin? Kailangan natin. Go lang tol, go lang. Lagi na lang natin account mo para mas madali natin makita yung Nexus natin. May 20 pa. And you have a 20% chance to reduce the incoming damage by 20%. Boss, minimum 10k SB pa para sa MOM set. Well, based kaganina dun sa discussion namin, Boss Ray, is you need at least 10k
siguro standard but not necessarily kailangan mo i-achieve yung 10k SP to be effective using MOM. Siguro yun lang yung standard 10k. Siguro mga 8k 9k to 8k is decent kung tawagin natin, decent tawagin. Pero standard 10k. 10k talaga tol. Well, sabi nga, mahirap i-achieve, di ba? Well, achievable siya, guys. Achievable. Kasi when you're using MOM, try natin mag-use tayo ng MOM, ha? Divine Armament, Charleston, MOM, Set Master Set of Magic. Currently, 7,555. Hindi pa yan kumakagat masyado. Reading Spellbook. 8,456 guys. 8,456 is the total SP that I got. Ito na yung maximum niya since dahil nga Rise of War etc. Sagad na to yung 4,800 ang SP natin na ganito. So, paano pa siya patataasin? Siguro SP enchantment max SP dito sa armor natin. Enchant tayo dito, hindi mo kailangan itong mga blue stats, gaya ka lang dito ng vitality. Ang kukunin mo lang dito is max SP ng max SP. Yes, achievable po yung 10,000. Achievable. Yung PBE technique, etc. Hindi nyo na kailangan yan, na kailangan nyo na lang it's either max SP, tas kung ano yung target goal nyo, it's either crit resistance, etc. Kung ano yung masakit sa inyo, para sa inyo ah, pag na-encounter nyo. Wait lang, login lang tayo ng account. Ng isa ni pare. Ayusin lang natin Nexus Engine ito. Basta kung saan lang tayo abutin to la. Later naman, later, boss pa click 21. Boss Asher pa click ng 21 dun sa ano mo. Pa-click ng 21 sa character ay sa email pala, two step, isa pa yung 401 number mo na 43. Yung dulo tol. Paano ng phone number mo ng 43 yung dulo, tapos i-ano ka na lang, hingi ng code ulit. Hindi, isa pa. Yung phone number mo kailangan. Teka, inaan ko lang yung isang sound na isa na maingay. Para sabay na din kayo dito. Pero yun guys ha, at least nakita nyo, achievable siya. Kasi, let's say for example, ito na yung kay Cake natin tignan na. Kay Cake kasi currently yung armor niya is ang maximum enchantment na kaya makuha is 5. So yung max SP na pwede mo makuha per slot is 106. 106, 300. So meron kang 300 per slot. Ilang equipment natin? 1, 2, 3. So 300 plus 600 kagad yan na max SP. Kasi nga, eto pa yan. Every time na tumataas yung max SP mo, tumataas din yung number na nakocompute. Mas tumataas yan kasi meron tayong max SP percentage kung tawagin. Max SP raw stats na kukuha natin. So plus percentage pa nun. So mas mataas pa makukuha natin. So yung every 100 na max SP is malaki yung dulo. Siguro mga dalawang slot lang siguro or dalawang item. Let's try nga kung may resources pa dito. Enchant. Tingnan natin dito ah, kung achievable siya. Lagay lang tayo dito. Enchant tayo ng 10 lang.
let's say max SP 112 isa lang. Ay gago. Tap sakto preset naman to. Enchant 1 max SP. Lock. Beat. Pdep. Lahat ay makuha max SP and max SP sa lang. Kahit siguro ayan. So, ano na tayo? 8,400. Nakita nyo? Plus 200 lang. Parang 8,400 tayo galing. For additional 400 na kagad. Dalawa lang yon. Eh, paano pa kung 6? Siguro, achievable na din yung 10,000 dyan pa lang. Pwede din boss, support module. May max SP. Ayun, isa pa. Ngayon guys, eto naman. Balikan ko lang yung si Boss Ray. Kasi, eto explain ko Boss Ray ah. Baka para buo yung context natin bago tayo mag-move on. So, siya achievable. So, achievable siya yung 10k SP. On the current state, wala tong ano ah. Achievable siya. Ngayon, bakit MOM naman versus dun sa Spring Set? Ngayon, hindi siya necessarily na kailangan mo mamili sa dalawa. Kasi it's either... Ano yan eh? Different scenario. Ngayon, yung scenario bibigyan yun sa'yo. Si MOM ginagamit especially kung kaya mo mamburst. Kaya mo mamburst, stacking ka muna ng spellbook mo. Ngayon, pag nakaready na yung karga ng spellbook mo, then tsaka ka mag-initiate. Well, on the other hand, si Sprint Set kasi has got global cooldown. Kasi Sprint Set plus casting time naman. Mas mabilis ka makakapag-stacking ng spellbook mo pag gamit mo si Sprint versus kay MOM. Si MOM is good for burst damage. While si Sprint naman is maganda siya pag ikaw yung tipong player na napipitas-pitas at namamatay. Kasi makakabawi ka dahil sa spellbook mo is mabilis mo makakast. Pero pagka gusto mo talaga ng immediate damage is go for MOM. Ngayon, pasok naman tayo dun sa MOM. Sabi mo nga, minimum ba is 10k SP? Well, as a standard SP, well, I think 10k is decent or standard. Pero not necessarily na kailangan mo mag 10k. Kasi syempre, mag-benefit pa rin naman ikaw doon sa skill damage na makukuha mo doon. Especially pag naka-gepon pa nga yung buong party mo doon sa DD. Pag naka-gepon ka pa, tas na-tsempo habang nag-stacking ka, syempre, bumabanat lahat ng mga kaparty mo. Stacking, then spellbook. Additional na meron ka pang gold bag na additional 40% magic damage pag nag-proc yan. So talagang wipe out talaga yung kalaban pagka kaya mo talaga mag-burst using MOM. Well, sabi ko nga, they have their own strength. Si Sprint Set specialize on stacking while the MOM is more on the burst damage kasi plus 30% skill damage. Yun na lang yung titignan mo doon. Speaking of which, open muna natin tong account ni Bossing. Wait lang pala, i-re-login ko ulit. Use another account. Ayusin lang natin tong ano, Nexus Engine ni pare. Tol. Galaxy 8080. Ayan. Ayan. Salamat din Boss Ray sa pagtambay dito. Well appreciated po. Tapos marami pa kami pinag-usapan dito boss. Panoorin mo na lang ng umpisa. Especially in terms of PvP, PvE. Sa scenario sa DD. Ayan mga ano. Na-explain naman namin dito. So goods to goods. Ngayon naman, ang nag-iisip pa ako ng magandang pag-usapan. Ano nakikinig ka simula? Okay, Nexus Support 222. Ayun. Ayun pa yung Nexus Support pa. Tapos code. Ayan boss, text message na lang sa'yo. Yung G-code.
para malagyan natin. Ano pa kaya? Almost lahat na eh. Pagdating naman sa eto, nebula path niya, nebula path na lang kulang ito eh. Excuse me. Yon. Yon, pasok. Frontera 6. Pokari. Ah, mechanic ka, tol. Teka lang, hindi nag... Lipat ko lang dito sa screen ni Pokari. Kita na ba? Ayun, kita na. Tingnan natin Nexus mo tol ah. Nasaan na? Loading pa naman. Ayun, boy! Ano to? What's up, Bog? Akaw! Ah, dami tayong tatrabahuin dito. Makalat! Makalat ang Nexus mo, tol. Hindi siya nag-activate lahat. Ayan. Ayusin natin. Anong goal mo dito, tol? Pasok ka sa Discord, boys. Paano? Pasok ka sa Discord, boys, tol. Doon sa Discord channel natin. Sa Intuitioner Gaming. Para alam ko, mabilis tayo makapag-usap. Kasi, ayan, yung paisa, yung weekly tile, kailangan mong ubusin lahat. Kasi currently ngayon, yung Nexus mo, ayan, PBP ba to? PBE. Kasi kung PBP. PBP natin to lahat. Sige. May ano dyan sa inventory, meron yan. Maraming boxes. Wala lang akong boxes na isa. Hindi ko alam kung ano. Yung level 5 kailangan natin, tol. Magkano kaya yan? Pwede ka naman mag-reset dyan. Teka lang. Kuha muna tayo ng slot. Kasi ang pinakauna natin kailangan dito is Nexus 5. Then, pwede tayo mag 3. Tapos plus 2, no? Mm-hmm. Plus 2. Teka lang. PBP natin. Hindi, pwede mo naman siya i-reset lang. Wow. Wala eh. Teka, attack lang natin. Focus tayo sa attack. Wala pa. PBP muna tayo. Eto muna, i-reset na lang natin to para makuha mo yung PBP. Pero much better, tol. Ang i-reset natin dito, alam mo kung ano, eto, yung mga gantong stats. First yan ha, kasi ignore PDEP yan plus heat. Pwede mo siyang i-reset. Ang makukuha mo dito sa pag-reset nito is 2 stats kagad. Eto, dapat inuubos mo to. Kahit mga... Ignore PDEP. Siguro, busin na muna natin. May marami naman ano yan. Ayan, damage Pinilita. Tonight, ba? Diba? Eh, kung makuha mo PBP plus PBE, well, swerte ka na nun. Oh. M damage. Oh, 'di ba? Basic. Nakakuha mo agad dalawa. Then next natin is dalawahan kasi 3 plus 2 plus 2. Yes.
PvP damage bonus, isahan, then PvP damage bonus. So may 7 ka na. Ang kailangan na lang natin is yung 5 para mag-activate ulit yung isa. Wait lang ha. PvP damage bonus, eto na lang para hindi na tayo mag-reset. Isa. Tapos PvP damage bonus ulit. Tapos kailangan mo na lang ng 5. Ngayon, para makuha natin yan, meron ko bang pwedeng basagin dito? Eto, basagin na natin lahat to. Dismantle. Alin yung babasag? Lahat? Ibabasagin mo naman lahat yan, diba? Hindi, depende. Di mo yata inuubos lahat eh. Either. Hindi, yung mga dalawa. Save lang natin yung dalawa. Ang stats, especially sa ganito. Kailangan mag-dual stats lagi. Eto, save muna natin. Kailangan ko kasi at least, ayun lang tol, walang laman. Paano to? Ubusin mo na. Hindi, ganun na lang. Ubusin ko na lang ba? Oh, ubusin mo na lang. Tapos, bili na lang. Start muna tayo sa ano, sa defense. Tas all natin. Ay, defense. So, support. So, support mas madali eh. Kasi basic lang to. PvP ward lang kailangan natin dito. PvP ward. Ito, max PvP ward. Support. Dalawahan. Tas po na tayo sa single lang. PvP ward. Dami at ang PvP ward dyan. Ayan eh, PvP ward. Hindi, ano yan, recovery. Yung literal na PvP ward ang kailangan natin. Kasi ang recovery naman, di mo masyadong kailangan kasi mamamatay ka din kagad. Di pareso ko na lang, tas anuhin mo na lang dun sa isa. Para activated, isa. Meron ka ako sa ano, inventory ng mga ano, slotted. Pag baka kailangan mo din. 1, 2, 3. Dalawa pa. Tapos ano, no? Dalawahan. PvP ward na sa nga na. Huwag yan yung patagilid. Wala, isa lang. Ngayon to, i-rotate natin. Paano ba i-rotate to? Ano at balik mo muna dun sa ano tapos. Teka, saka pwede yata mag-rotate. Hindi, i-ano natin. Para, ayan, hindi masyado makalat to, di ba? Ang kailangan na lang natin. Ito pwedeng basagin. Ito pala basagin natin. Alin. Ito, dismantle natin to. Yung limahan mo. Gawin natin materials kasi 150 yan. Go. Hindi mo naman kasi kailangan ito ng limahan na ganyan. Tapos, basag tayo ng max HP 3-1. Para makabilis. Sana swertihin ka, limahan yung makuha mo. 150. Sakto na yata ito kasi 400 lang kailangan natin. Doon sa tanong ni ano ni Pride, ano ata ito? Puro blue yung sigil. Kaya tanong kasi ano daw sigil ko. Sigil. Ito sigil niya, boss. Sakto naman. Unyielding tsaka ano. Sakto lang. For recovery. Puro plus 30. Level 30. Hanap tayo babasagin to lang. Sige lang. Basag ka lang. Okay na to eh. Isa. Ang kailangan ko nalang limahan. Balik naman tayo dito. Limahan din dun sa ano tol. Sa yellow. So gawa muna tayo isang preset dito ng PvP damage reduction ng support. Paano ano? For ano? Purple Ronald. Wala ka ng ano.
Kailangan natin ng seed. Kailangan flash 3. Meron ako dun sa ano, sa... ano? Saan, tol? Tawag dito. Sa inventory. Kay Capra. Ah, kay Capra. Marami ka. Ayun pala eh. Marami, marami dun. Hindi ko sinasabi. Ko sa'yo, meron dun. Teka. Ah, kukunti lang. Pero pwede na. Ay, ay. 100. Ayun, yellow. Basta makakuha tayo ng 2 slots. Kung wala naman tayong 2 slots makuha sa Nexus mo, ang gawin na lang, ayun, apatan, pwede pambasag. Basagan na lang natin to. O kung gusto mo, kung di mo naman kayang i-upgrade yung ang demand, magganto ka na lang. Kaso nga lang, ang pinaka the best kasing i-hoard na D-type module kasi is yung tatlong stats. Dalawa lang meron to. Dismantle na lang natin to. Para ikaw na bahala. Ayan, sakto. Hindi, ayan muna dyan. Ayan muna natin. Safety first. Para may pang salpak okay tayo, ma-activate natin mamaya. Defense. PvP damage redux. Wala tayong makuha 2 slots. Melee damage reduction. Ito, the best pwede nating lagay. Sa ganyang position. Reset na lang natin stats. Then PvP damage redux. Ayan. PvP damage redux na patayo. Patayo. Tapos, yung apatan mo, pwede nating suot. Yun lang. Tatayo natin to. Hindi ka kaya yung apat na. Oo nga, apat. Pwede naman yan. 3 plus 3, tas isang tatluhan. Kaso, butas. Butas na. PvP reduction. Dalawang stats. Reset mo na lang to, tol. Hmm? Ayan, isa na lang i-activate natin. Isang limahan. 14, 14. Isang limahan. 1, 2, 3, 4, 5 na ganito yung position. Ma-activate paano na siya. Tapos ngayon, paano eto ba diba, nakita mo, iba yung sabog-sabog yung stats ito. PvP, PvE. Uh-oh. Ang hahabulin mo na lang dito, ayan, PvP damage bonus, PvP damage bonus, eto PvP ward. PvP ward, PvP ward, then PvP ward, PvP ward. Ito, lahat reduction. Tapos ngayon, ang kailangan mo makuha na lang is limahan. Ngayon, kung makakuha ka man ng limahan, tignan natin. Testing natin, magbasag muna tayo. Ang kulang na lang natin, 16, no, Nexus. Dismantle tayo. Ang dismantle natin yung dalawahan. Kasi madali lang makakuha nito. Ayan, okay na yan. Pwede mo na mabili yung limahan. Sana pula. Sana nga. Yun. Pula nga. Yun. Malas. Pero okay na din. Sana maganda stats. Kasi kung reduction naman to. Ayan. Pwede na to. Kasi 3 stats. Limahan. Ayan, meron ko pa nito. Ang gagawin na lang natin, adjust natin ulit. Ay, hindi. Ganito na lang tol, ah. Tama na yan. Ang gawin mo na lang, adjust na lang tayo. Kunyari, makakuha ka ng limahan next week. Ayusin mo na, salpak mo na lang. Tapos eto, ang magiging setup mo nito, tatanggalin mo tong apatan, papalitan mo siya ng dalawahan to. Dalawahan? Oh, mas pabor yun. Kasi kung eto, ayusin mo, baliktarin mo lang to para kumasya. Tapos pagkasyayin mo na lang. Eto, rotate mo na lang to. Ah, yan. Yan. Okay, okay, okay. O, para maluwag-luwag. Kasi pagka nakaganto kasi, ayun o.
Pwede kang maglagay dito ng dalawa, may iipit naman yung isa dito. Or pwede so, mo ayan, yung sa taas. Ko yan. O, basta pagkashain mo, basta ang sequence natin, pre. Kasi wala pang resources eh. Ang sequence natin is 5 plus 2 then or 3 plus 2 plus 2. Ganyan yung gawin mo. 5 plus 2 or 3 plus 2 plus 2. Pwede. Same with the ano, kabila. Ayun na lang. Kasi ngayon, wala tayong masasalpa kasi wala tayong isang limahan na pula. Hindi natin ma-activate to. Wala din tayong apatan. Hindi din ma-activate. Ngayon, gawin na lang natin. PvP damage bonus. PvP damage bonus. PvP damage bonus. Eto. Tsaka mo napag-isipan to, ang i-upgrade na lang natin muna dito, etong mga single target dun sa damage muna. Kasi sa Redux kasi possible mabago. Bakit ba possible mabago? Kasi etong limahan mo, pwede mo pa siyang isalpak eh. Kasi kung i-rotate naman natin, magkakasya ba siya? Ayan yung position niya. Tatlo, dalawa. Pwede dito, tatlo, tapos dalawa. Dito hagip. Iikot mo na lang dito pataas to. Pwede. Ang maganda, ang mahirap kasi maggawa nito pag wala kayong lima, yung malaki isasalpak. Oo nga eh. Kasi, syempre, hindi mo malaman kung ano itsura ng lima. Pero kasi dito sa dalawahan kasi, madali lang mag-adjust. Kaya nga eh. Kuha ka muna ng ano, lagi na lang ulit natin to pagka nakakuha ka limahan na pula. Pero advisable to ala. Kung makakuha ka ng lima, sana. Pag may ano ka, kunyari nakakuha ka, ang isave mo lagi yung apat na stats. Tatlo, tatlo. Basta tatlo, apat. Goods na yung apat. Apat. Apat, matik yan. Tapos doon kung may tatluhan ka, laging dalawang stats, yung PvP and PvE. Para isang upgrade ka na lang. Yung PvP ward naman, ano na to? Ang gawin mo na lang, ganito. Focus muna tayo, upgrade ko na itong mga ano mo kasi ang kulang mo na lang dito lima eh. Ayan, dismantle na lang natin. Sige. Lagay tayo ng dalawa. Sige. Yung PvP ward, sagad mo na yan para madaya mo ano mo. Eto kasi, nyari. Etong dalawa, gawin mo, upgrade mo pa isa-isa. Ayan, di ba, 149. Di ba, yan, dalawa na kailangan yan. Siguro, hanggang apat. Ayan, tama na yan, 38 kasi, pre, pag 8 na, mabigat-bigat na yan. Parang i-balance mo lang para, kasi, ganun pa rin naman, maliit ang requirements na kailangan mo, mas madali siyang i-upgrade, di ba? Yes. Ayan, plus 2, plus 2, plus 4. Yan, pag plus 4 siguro pwede mo nang tigilan para malahat mo siya. Okay. Basta 150 mo lang, minimum 150. Yung mga plus, yung mga 2 ayan. Slotted. Ayan, 150 yung PvP dami. 2 slotted muna. Eh, 125 okay na yan. Kasi hindi mo naman binili pala yung mga last week, no? Ayun, yun lang problema. Tapos eto, madali siyang i-upgrade ng sagad kasi single lang. Ilan yan? 1, 2, 3, plus 2, plus 2, diba? Mas madali siyang i-upgrade. Then, reduction. Yung reduction, tsaka na yung reduction. Kasi yung reduction, kasi may nakuha ka kasing tatluhan, diba? Good na yun. Ngayon, ang problema natin doon, kasi wala tayong isa, yung other 5, para ma-isulpak natin na maganda. Kasi pagka, no, kasi possible, kasi magulo yung pinag-upgrade natin. Kasi yan. Kung position, diba, nakatagilid, meron kasing eto, let's say for example, etong position nito, overview. Pag ni-rotate natin, di ba yung dalawahan? Kanyara, ito tatluhan, ganito lang siya. Tapos yung ibang tatluhan, ayan, ganito lang yung ano niya. So magugulo. Hintayin mo muna makuha mo yung tatlo, yung isang limahan mo bago natin na-usin ulit. Pero eto naman, ang gagawin mo na lang dito, ayan, upgrade mo lang siya. Upgrade mo. Wag mo lang sagarin, i-balance mo. Pag medyo mataas na yung isa, pantayin mo lang sila ng level para ngayon yung upgrade mo hindi masyadong lumalamang yung isa. Tas balance lang din yung upgrade mo. Hindi mo kailangan mag-dismantle ng sobrang dami. Sige.
Kunyari, pero yung mga one-slotted dyan, pwede natin i-dismantle tapos... Ano, o lahat, lahat hindi na kailangan ng one-slotted. Ang gagawin mo na lang, ipang-upgrade mo na lang siya. Or pambili mo ng Nexus. Kasi dito, nasa 200 plus na requirements niyan eh. Ayan, pag dismantle natin yan, 200 pieces na ganito na yung kailangan mo. Ayan, single core lang, lagay mo dito 1. Tapos quick select mo lang, 50. Ayan, hanggang masagad mo siya, maubos mo siya. Kasi wala ka naman ng paggagamitan masyado ng single 1-1. So, i-dismantle naman na natin. Oh, ang usually ginagamit, puro 2. 2, 3, and 5. Ayan, upgrade mo na lang. Eto, masasagad mo to. Kasi ilang piraso lang yan. 150, oh. Diba? Plus 4, next 8. Ayan, 64 na next, oh. Tama na! Sumobra! Oh, tama, 256 na next mo. Isang piraso, 256. Kaya nga. Pero yan, i-upgrade mo na lang siguro. Pantay mo na siguro hanggang ano. Level 6. Hanggang level. Ayan, okay na yan. Lahat naman, lahat muna. Pero yan, level. Mga 64 mo muna. 64. Tapos sabulin mo na lang yung isa. Yung napasobra pindot. Tapos ito, PBP ward. Okay lang naman yan kasi marami ka pa naman. Ngayon ka palang nag-aayos ng ano mo, diba? Ng Nexus mo. Sabi ko, puta sabog ah. Wala ka na-activate ah. Isa na lang naman mo siguro kailangan yan, no? Oo. Isa lang. Pa, ikaw naman lalapitan ko na lang ulit pag okay. Sige, yeah, PM ka lang dito, tol. Wala ang problema. Ayusin. Papaayos ko ulit sa iyo. Dapat nag-PPM kayo dun sa ano eh. Sa personal na message. Nag-reply naman ako. Hindi lang ganun kabilis kasi lately kasi puro inom ginagawa ko. Ay, pansin nyo, one month ako walang upload. Okay. Gusto naman ang ating bagong taon at Pasko. Okay naman. Kasi... Tangay na, intro pa nga namin ngayon na ano eh. Tawag dito. Kainuman namin last time. Kwento ko lang ha. Si paring Golem kasi 3 days yata hindi natutulog kasi puro inom kami araw-araw. So 3 days siyang hindi na ano. Na-stroke. Ayan, ingat yung lalo yung mga 30s na dyan. 30s going 40s. Grabe ayan, ka. Grabe ingat, ka sa edad ha. Hindi, ingat-ingat yung mga nasa. Hindi, totoo naman kasi pag mga gantong edad na natin, mga nasa 30, going 40s, diba? Yung mga ganyan edaran. Mga 30 plus. Yan ang nakakaramdam na kayo. Kami, araw-araw din kami nagiinom. Pero dumayo pa kasi. Dumayo pa siguro ng inuman niyo si paring Golem. Nagulat kami. Nasa ano siya, na-operaan siya, kalahati ng katawan gumagalaw pa. Biniyak talaga ulo, kasi syempre, sabi nga na ibang tropa, huwag daw pabiyak. Sabi ko, di pwede, hindi bibiyakin. Kasi kailangan talaga biyakin ang ulo ng mga na-stroke, kasi may naiipit na dugo eh. Nexus. Okay naman na total, ang kailangan mo na lang isang limahan na pula, mag-a-activate na to. Kasi ano, 9 plus 5 mo, di ba? 7. 7, 14, 14 plus 7 na lang kailangan mo. Mm-hmm. Tapos eto, basagin mo na lang natin itong mga plus 3 mo. I-upgrade mo naman. I-upgrade ko na lang later. Eto. Hindi, wala ka nang gagam... Ang itira mo na lang siguro itong mga yellow. Kasi yung yellow lang. Yellow kasi dito tayo mag-a-adjust. Sa pula kasi, well, isa lang yung makukuha mo per week, di ba? Mm-hmm. Isa lang makukuha mo per week. So, tayo mag-a-adjust dun kasi ang priority natin dito is yung DPS. Secondary is yung defense natin. Especially, DPS character kasi. Unlike pagka ano ka, pag ang gamit mo is mga priest, pwede kang magdalawang ganito, di ba? Pwedeng dalawang support na yellow or mas advisable yung puro PVP ward para hirap basagin. Ayan. Pero dito kasi sa case na to, DPS ka, so prior yung pula. Kuha ka muna ng 5 siguro. Then basagin na lang. Anong best ano niyan, trait niyan? Yung ano? Yung. Ay, salamat yung sa pagsali ng ano namin, boss. Welcome, boss. Yung ano, yung sa ano, sa baba. Di ba yung ano? Ah, yun sa trait. Ano ba kinuha mo? Ah, ayan. Ayan, tingnan. Eto, neutral barrier, kailangan to. Kasi automatic kasi yung neutral barrier,
Absorbing damage kagad yan, 70% of incoming damage up to 100% of your max HP kagad yan. Etong Vulcan, etong magnetic field kasi, ito yung initiator para sa combat. So automatic, your attack deal 35% increased damage against enemy within the radius. Kasi especially in terms of PvP, kailangan mo ng neutral barrier. Etong neutral barrier, yan yung para nag-absorb, ba? Diba? Yung kinakas. Depende yan sa inyo kung ginagamit nyo to. Pero ang pinaka-importante kasi dito, etong magnetic field. Magnetic field. Eto, overheating. Parang meron na ataho niya. Is activate. Depende kung ano yung ano mo. Sa PBE, okay na okay to. P damage plus 120% overheating yan eh. Eh, pagdating doon sana, di ba lagi ka nag-overheat? Yeah. Sa... Kunin mo na lang halos lahat. Kunin ko na lang halos Impact lahat. Landing naman kasi grants you endure then movement speed. Impact landing is pangtanggal ng ano yan, ng status effect, di ba? Nasa na yon? Anong skill ba yon? Wala, di mo nilalagay yung ano mo? Ayun, impact landing. Pantanggal kasi lahat ng status illness to. Nyari, na-stun ka, impact landing. Automatic kasi, endure plus 25% movement speed na kagad. Alas lahat, pwede naman eh. Wala siyang limit. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Ilan meron tayo dito? 6. Pwede ka magtira dito. Eto, kung madogear ka, kailangan mo to. Vulcan Arm. Fire damage kasi yan against, ano, sa burn yan, ha. Pero kung ano, dalawang preset lang, pero kailangan mo halos lahat to. Ayan, so, magnetic field, FAW sa PBE naman, kailangan mo yan. Tapos yung impact landing sa PBP kasi additional, may instant injure ka kagad pag nag-impact landing ka kagad eh. Then overheat. Kailangan halos lahat. Depende na lang kung magmamadogear ka, kailangan mo to. Galen yung ano? Vulcan Arm. Sa Vulcan Arm. Kung magmamadogear. Swerte nun pag 4-2 sa 5 grid. Kaya nga, swerte na nga. Pwede, tol. Pwede, tol. Since ano ka naman, welcome sa kay boss na nasa squad. Tara. Basta, ito lang update, tol. Ha. Recap natin. Ang kulang mo lang dito, it's either palitan mo tong apatan. Di ba may apatan tayo? Masalpak mo tong limahan, then adjust natin. Kasi dito mo makikita kasi pag yung dalawang limahan mong isasalpak, doon ka mag-a-adjust kung magkakasya siya. Kasi iba-iba yung mga itsura eh. Pero dito naman sa pula, okay na to. Upgrade mo na lang itong mga dalawahan kasi ito, wala ka ng problema dito. Pwede mo siyang i-upgrade dito pa ganyan. Sagad mo. Yung parang ano, or isang straight line tong sa baba naman. Isang straight line basta dito. Basta pag ano, pag halimbawa, pag may limahan na ako, ito na lang. PM mo na lang ako. Ito na naman guys. PM ka sa akin, Boss Joker. Para ayusin natin yan ngayon. Ayun. Oh. Yung account mo na lang. Lagi na lang natin. Thank you. Oh, pre. Anytime. Nagulat ako sa ano mo eh. Sabog eh. Sabog talaga yan. Hindi ko nga rin alam. Hindi ko rin alam kung paano mo ayusin kaya nagtanong-tanong na naman sa'yo. Sabi ko, baka hinulaan mo ata, salpakan ng salpak eh, no? Hindi. Ano yan? May binigay sa akin yung account na yan. So, ayun. Pero, iniisip ko kung paano mo ayusin. Okay naman na yan. Pero tingnan mo ngayon, ano yan? Alin? Baka, ang gulat na lang kasi sa Astral dyan is 60, ano? Nung Nebula Pat, pa-check ka kung all good din ang Nebula Pat. Eto. Nag-expert na to. Oo, ayusin na lang natin. Light of Wisdom. Eto, Spirit Dew. 400. Eto pala, oh. Kailangan mo ma-reach to, tol. Yung 60. Oh. Kasi na-increase the damage of lava pulls kasi to. 60 kailangan to. Yung Nebula Pat naman, eto lang, tama lang okay. Naman yung kinukuha mo. Eto, importante naman. To, yung isa. Then, siguro, elemental. Kasi, syempre,
temporarily gain yan eh, kasi automatic kasi per element ka kagad, benefit ka kagad yes. dito. Then additional, yung sa isa, sa nebula pot, yung pinakadulo. Ayan. Okay na eh. Dito kasi, more on PvP side dito. Let's say, for example, yung mga PvP word natin, pag nabasag, dito counter element, ang makakukunin mo dito, elemental, and elemental reduction, damage, bonus. Tama naman. Tama naman na. Oo. Etong PvP word, dati mo nalagyan itong mga MDEP, pinokus mo na lang yung mga bonus damages dito sa temporary para nakakuha ka ng elemental gain, damage bonus, then reduction. Para nakuha mo to kasi elemental reduction, malaking impact niyan in terms of ton, di ba? Elemental lahat ng skill nun eh. Kaya nga di ba gumagamit tayo ng anong tawag dito, mga mark card pagka yes. nagra-run. So yun ang kailangan mo. Sabit ka sa akin, Frontera 6 ka naman pala eh. Oo, Frontera 6 yan. Pag nagra-run ako, ano sali ka ng 16 tsaka 18 para makakuha ka ng red. Eh, may weapon na lang naman kulang. May ilang ano na lang ata kailangan yan. Isang siglad na lang ata kulang. Mga to, ayan, anong ano mo sa ano, sa Doram? Ano? Maganda ba siya? Anong insight mo sa Doram? In terms of Doram naman, nakikita ko siya pwede siyang maging meta. Main reason, nung in-review ko yung skill kasi, nung last time, yung pinaka-last live ko ata ng Ragnarok Origin yun. Hindi ko na siya masyadong matandaan masyado. Pero nung nababasa namin nun, nung last time, na-amaze din ako nun eh. Hindi ko lang matandaan kung paano ko na-amaze nun. Hindi, to be exact ha, hindi ko matandaan na kasi nalimutan ko na yung description ng skill. Pero nung parang napapansin ko ata siya, para siyang marami siyang nuke. Marami siyang new na skill. Tapos more on AoE, then may support type siya. Pwede ka rin mag-DPS na parang Warlock. Overall siya eh. Para siyang so, master. Para siyang talaga yung ano Doro. Oh, para siyang Bard. Di ba yung Bard, you can DPS, you can be support. Pero hindi siya siguro mag-excel in both. Siguro may ano siya, nasa balance. Balance approach siguro yung Doro. Malaman, unlike dati, yung malalaman Sage. Malalaman din naman. Di ba yung Sage? Yung sa-arawin naman din kasi parang support. Kasi nung mga, pagkaganto naman usually may nilalabas silang bagong class, sobrang OP eh. Paanong sobrang OP? Nung first time nilabas nila si Champion, ayun, putukan lahat. Ubos lahat ng players dun sa Champion, 1v1. Nilabas nila si Bard nung, ano yun ha, Korean days pa yun. Nilabas yung Bard, sobrang tigas. Hindi mapadapa ng mapadapa na nerf. Si Sage nung nilabas, one hit delete talaga. Hindi nila malaman kung paano ina-nerf yun kasi wala talaga, lahat ng dadaanan ng Sage dumadapa eh. So malaman, baka possible si Doram overpowered din siguro. Hindi naman sana, i-balance lang nila. Parang Bard lang siguro, may DPS while supporting. Pero ano siya eh, may tatlo siyang build, sa physical support type tas parang magical type eh. Yun yung nabasa ko ah. Hindi ko na kasi matandaan yung skill. Babalikan ko pa ulit. Re-reviewin ko siguro. Ang balita ko dun sa is 2023 ata may ilalabas na ata yung Dora. What do you think? Totoo ba yun? Oo. Feeling ko. Kasi masyadong maaga na, diba? Lagin mo na yung account mo, Boss Ronald. Sige, sige. Amen. Ikaw din, kung lalagin mo na. Sige, yun na. Si Joker naman daw. Sige, tol. Wait. Salamat. Naantay ko yun eh. Okay. Di ba nag-PM sa'yo? Di pa. Naantay ko nga, kakain ako eh. Nagutom na. Oo, hindi. Mag-inom kami ang tropa. Mag-shoot kami. Nag-shoot na ako ng short film ngayon eh. Short film na sa trop sa page ng tropa. Mga kalokohan. Okay na yun, Boss Ronald, na ano ko na siya, na TR. Tagal mo, Boss Joker! Asan ka na? Nagda-downtime tayo, Boss. Thank you.
Sograt. Okay na, malagin na. Ay gago, sorry, mali. Bilis ako mo, tol, kakain ba ako? Alas, stress na. Ay, maangas yung pagkakagawa ko ng Nexus engine ko dito eh. Sa Spear eh. Tingnan nyo, pakita ko. Angas ng pattern nito eh. Lag out. Nasaan na tayo? Ayan o, Nexus. Pabilog yan eh. Diba? Balance na balance yung itsura. Merong ang ano sa ilalim. Yun lang, di ko makuha yung PVP ward lahat. Max HP recovery. Sana nga makakuha ko ng PVP ward. Wala akong makuha eh. Ano tol? Boss Joker, bukas na lang or mamayang gabi? Baka mamayang gabi mag... Hindi, bukas na lang siguro. Kakain muna ako, boss. Tingnan natin. Ah, bukas na lang. Sige. Bind mo muna sa account, tol. Bukas natin ang tirahin yan. Or, mamayang gabi, pag bakante ako, tirahin natin. Ayun guys, no, thank you ulit sa pagtambay sa live natin. Maraming salamat mga bossing. Thank you. Bukas na lang, Boss Joker. Bawi ako sa iyo, bo. Thank you. Upload ko na lang yung video baka mamaya.